So, once again, thank you for your participation in the first part of our session conducted by Dr. Maitel De Paula, which is actually the orientation of pre-marriage orientation consists of the family planning and responsible parenthood as required under the law. Now, just to let you know, na may mga city hall kasi na hindi updated sa bagong rules, they may insist na doon kayo makinig sa kanila about family planning. No, some of them are claiming to be the rightful authority in teaching family planning. Pero kung titingnan mo naman ang data, eh hindi naman believable yung kanilang sinasabi. Bakit? They must have been teaching the right principles in family planning. Kaya dapat yung populasyon natin manageable, di ba? Napakahalaga nung pagtuturo eh, no? Yung tamang information ang tinuturo sa atin para we can make the right understanding and the right decision in life kapag tayo ay nagdi-decision na, di ba? We saw it ourselves when we enter those city hall, listening to them, how they teach. Eh, nakita namin, puro deputized counselors ito. Nagtuturo ng family planning, yung some of them walang asawa. Some of them hindi pa naranasang mabuntis. Or may mga lalaki din nagtuturo ng family planning na bakla, no? Makakashock yung malaman namin yun. Isang bakla, tuturo ng family planning. lalo kami nang gigil, ano? Kasi bumabalik sa mukha natin yung lahat ng pagkukulang sa pagtuturo, lalo na ng mga taong in charge sa pagtuturo, na sila mismo sa gobyerno ay walang authority para magturo. Di ba? Nagtuturo ng parenting, tapos single, walang anak. How do you expect a single person to teach you parenting? Maniniwala ka ba doon sa nagtuturo ng gano'n? Di ba? Single na tao, bakla pa, tuturo ng parenting, family planning, tuturo. Nakita namin yun eh. Kaya sa aming frustration, we did our best to learn all these things kahit na hindi kami mapunta sa gobyerno. Kaya we are the only private entity na recognized ng government, DSWD, through DSWD, to teach this marriage counseling education. Kami lang private. The rest that you can see ay mga tagaloob na, which we discovered to be no authority in teaching what they teach. Okay? Because some of them ay hiwalay sa asawa, some of them ay binatat dalaga. Di ba? What do you expect from these people teaching marriage na hindi naman married? Walang asawa. How do you expect to learn from these people na hindi naman din or hiwalay, hindi naman ina-apply yung kanilang mga tinuturo? Okay? Kaya you can only say that the speaker is in authority kapag nadaanan niya yung pagkuha ng tamang information. Step two, naintindihan niya yung tinuturo niya. That is understanding. Step three is the application. Yun ang proper steps to become an authority. Number one, knowledge. Number two, understanding. Number three is application. Ang pang-apat dyan is wisdom. You become wise the moment you are applying all those things na natutunan mo because you have validated them to be true. Okay? Kaya yan yung mga pinagdaanan namin. That's why we strive hard for DSWD to recognize us. So this third part of your lecture would be the rights and obligations of spouses and the meaning of marriage under the family code. And you will be surprised that even the legal practitioners or the lawyers, some of them does not understand the true meaning of marriage. But kung nasabi yun, may mga kliyente kaming lawyers asking for couples counseling. We have friends na judges and we have known some of them
na complicated ang mga family life and pati some court justices even na nag-aral ng husto about marriage at hindi naintindihan yung marriage at mga hiwalay sa asawa. At makikita niyo yan sa Google, no? I-Google nyo lang yan sa tamakmak ng mga court cases involving judges and justices na sira ang mga relationship, personal relationship. Di ba, when people studied hard, when people are well-educated, you expect them to be organized in their lives, di ba? We expect them na kapag nag-aral ng husto, organisado ang kanilang buhay, maayos ang kanilang pamilya, maayos ang relationship, buo ang pamilya, di ba? We expect them to be like that, eh, pero that's not what's happening. So today, you'll be surprised to learn na ang marriage ay hindi kasi natin imbento, hindi natin creation. There is someone who created marriage. There is somebody who was there before, who initiated the creation of marriage na hindi natin alam, hindi natin control, hindi natin imbento. At siya lang yung may karapatan magsabi ng mga solusyon sa problema sa relationship, sa marriage, because siya yung designer. Okay? Think about this. This is a principle. What is a principle? Principle is first law. Prince is from the principle coming from the word prince, which is being used by the kings and queens before, because they are called prince and princess because they are first in line to the throne. That's the meaning of prince. Then combined with the word pos, which become Greek word, it gives us first law. Okay? Principles are first law. Ibig sabihin, pag nakarinig ka ng isang prinsipyo or principles, prinsipyo, hindi ito yung paniniwala. Okay? Iba yung paniniwala. That is called belief. Now, principle means first law. Pag sinabing first law, ito ay nandito na even before we were born. Okay? Pag sinabing first law, it's already existing. They are already existing even before we were born. And we are not entitled to our opinion about it. We are not entitled to give it conditions. Yung bang gagawin natin conditional bago natin sundin. No? When it is called first law, we have no obligation but just to comply. Okay? To comply. So that's what you will learn today. And we need your cooperation because this is a serious talk. No? Getting married is a serious business. Because this involves your lifetime career na as husband and wife. Okay? Lifetime career yun eh. Unlike sa corporate career, merong hangganan. Pag ayaw mo na, ayaw mo na. Pag ayaw na sa'yo na employer, ayaw na rin na employer sa'yo. Di ba? Merong ending ang corporate career. Samantalang ang marriage, lifetime yung career. Hanggang tumanda kayong dalawa, hanggang malakas kayo, hanggat kaya, hanggat humihinga. Okay? That's why you will always hear the words or the phrase, till death do you part. Okay? Now, maganda sana kung naka-open ang video niyo so we would know kung kayo ay nakikinig. Baka daldal kami ang daldal dito. Meron pala kayong ibang ginagawa. Okay? So this will be the second and the third part of your session. Pagdating niyo ng City Hall, if you use this certificate, pag sinabi ng City Hall, kasi majority ng City Hall, we have no problem. Yung mga City Hall na hindi updated lang talaga. So they will question the topic of family planning. Baka paatinin kayo uli sa City Hall ng topic ng family planning. Pero hanggang dun lang. Pati yung orientation na PSA, kung paano developan yung marriage contract, we can also teach you that, baka basic niya. Pag sinabi nilang, attend kayo ng family planning, sige, pagbigyan nyo. Compare nyo naman yung turo namin sa turo nila, eh, no? And you will see kung ano authority na nagtuturo. Kaya mataas ang ating statistics ng family
ng family breakups. Kaya mataas sa statistics because walang authority yung mga nagtuturo eh. They just teach by based on the theory that they have learned without any understanding or application na tinuturo nila. Okay? So once again, today is the sixth day of January, the year of our Lord 2024. This session is being facilitated by BCLDP Exclusive School for Couples na ang tutok talaga namin ay ang marriage and family relationships. Yan po ang aming specialty. Dahil ako personally, simula 1990, I've been involved in the legal cases, in the legal practice. Marriage and family din ang aming tutok. Kasama doon ang mga court cases about marriage na nauuwi sa annulment, nauuwi sa divorce abroad at divorce sa Muslim, etc. So we all work on those matters, ako personally, since 1990. Kaya nagkaroon ako ng desire to find the solution. Is this natural? Is this normal? To see people breaking their vows, di ba, in the church? So sabi ko, I think this is not normal. So I have to check the solutions to all these problems, kahit na pinagkakitaan namin. No? I've seen my former boss, no? I have seen a former boss na very good in dissolving marriages as a lawyer. Talagang nakukumbinsi niya ang korte to dissolve marriages. Pero at the end of the day, matapos siyang yumaman, nawala lahat yun. And the last thing I knew, nasa ICU siya, pinuntahan ko, wala nang hawak sa kamay na yaman kahit ano, zero. No? So this is the serious consequences kapag mas priority mo yung pera kaysa dun sa kabutihan ng buhay ng tao. No? Yun ang nakita kong difference. And I know some of people that you know also na yumaman, magaling, pero priority pera, not the welfare of other people. Matatapos siya sa mundo na walang may enjoy na yaman eh. Bakit? Because dalawa lang naman daw ang ating master sa mundo. Sino? Money and God. Okay? Money and God. Kapag mas priority mo ang money, hindi pwedeng two masters daw eh. We cannot serve two masters. Only one ang sisilbihan mo doon. Pag pinagsilbihan mo yung money, then you disregarded the other. And you will not enjoy that. Later on in life, wala kang legacy na may iwan sa pamilya mo, which happened to some people na we know. Okay? So, let me introduce myself. I'm the founder and managing director of BCIDP Law Group. Our advocacy is to build stronger marriage foundation, happier families, productive individuals, and profitable businesses in the Philippines for the next generation. Magkakonek lahat yan. And we discovered for many years, no? Decades already, for three decades already, that there is a secret to really enjoy a happy family. No? May sikreto, hindi lang nagagawa natin, hindi lang natin na ituturo din siguro sa iba, or baka hindi na ituro sa atin. So ito po ang aming advocacy. At even to become productive individuals. How to become productive individuals? That's what we also advocate for. Mga taong ayaw mag-asawa. Who wants to stay single and enjoy their life alone. So, yung decision niya. So, we teach him or her how to become a productive individual na hindi niya maramdamang nag-iisa siya or solo siya. Yung eventually, you will discover your purpose in life because that's what gives us meaning. Ano? Pag once we discover the meaning of our existence, doon tayo magkakaroon ng reason to wake up early to do all the things that we are passionate about. Di ba? Doon manggagaling yun. Doon magsisimula yan the moment you discover that purpose in life. So, I'm Dr. Angelo Ibase,
I'm a very strong family advocate for the last 27 years. Almost 30 years na rin yan. Ang pinag-umpisaan ko kasi is 1990, no? Before that, I came from a broken family. Marami rin mga unfortunate incidents akong nadaanan. So, naranasan akong tumira sa kalye. Kung hirap lang ang pag-uusapan, eh marami tayong pag-uusapan, no? Kung kahirapan ng buhay. Kaya, pag pinanganak ka mahirap, tapos mamamatay ka rin mahirap, eh, didesisyonan mo pareho yun, no? Kung hindi ka papayag na mamatay ng mahirap, that's a good decision. Because some people does not want or do not want to die poor. Di ba? It's a choice, eh. It's a decision, eh. Okay? So, these are my credentials. Sipag akong mag-aral. Di pa nga tapos eh. Gusto ko pa mag-aral ulit. Kahit na meron na akong doctorate. I got two bachelor's degree because I want to have the answers to every question in life. So I took up psychology and political science. And the barangay law. Na siya pinagmumulan ng lahat ng problema, di ba? Sa bahay, simula sa bahay. Pag hindi kayo nagkaayos mag-asawa, lalabas yung problema, mapupunta sa barangay. Kung hindi man, kung pag in-skip nyo yung barangay, mabagsakan nyo si Tulfo. Okay? So, you are like ang tawag doon? Washing your dirty linen in public. No? Pinapaalam mo sa buong mundo na meron kayong problema mag-asawa, na ang totoong purpose mo ay humanap ng kakampi, not to actually solve your problem. Pag pinablicize mo ang problema ninyo mag-asawa, you are not actually seeking a solution. Naghahanap ka ng kakampi, kadamay, para ma-validate mo na tama yung ginawa mo, para nakit sa asawa mo, or pag-iwan sa asawa mo, or pag-abandon sa mga anak mo, di ba? Or palalabasin mo laging victim ka. I'm a victim here. Pinaabot mo sa labas ng bahay. So, that will be out of control. No? Binigay niyo sa publiko ang judgment. Hindi na sa inyong dalawa. We took a paralegal studies also. Me and my wife. And me, theology, since 1980s, I've been studying that. I'm a retired bishop of the Mormon Church. Now I'm from the Orthodox. Oh, no. I'm now from the Roman Catholic Society of St. John the Baptist. I'm now a missionary priest. Kaya kami, meron din kaming Catholic outdoor weddings because we are not prohibited to do so. Dahil hindi naman kami funded ng Vatican. So we have to operate our church sa sarili namin diskarte. So ako personally, I've been in the actual practice of marriage and family law enforcement or application for over 30 years, working with reputable senior lawyers at the following law firms. Di Poroganansyato, Tan and Ilazar, Nogales Law Offices, and currently, our own law firm, BCIDP Law Offices. So I'm a book author. I have forthcoming books aside from this that talks about relationship. That talks about the family also. Tamang guide sa lahat, puro tamang guide. Kasi napuno na tayo ng maling guide. Ano? Bakit ko nasabing maling guide? Yung mga culture na nabuo na tinuro sa atin to become normal. No? Hindi porke marami ang gumagawa ay siyang normal. Na, hindi po totoo yun. Tayo ay nabubuhay sa ignorance. Kaya pag nagkaroon ng negative culture, halimbawa, meron ng mga culture kahiwalayan, no? Wala ka lang paniniwala ang perfect marriage because nagkaroon na ng maraming magkarelasyon na naghihiwalay lang. Bakit? Because hindi sila naniniwala sa perfect marriage. Kaya kung meron sa inyo dito ngayon na hindi naniniwala sa perfect marriage, yan pa rin ang mentality mo tapos mag-aasawa ka. Your marriage will be in danger. Ngayon pa lang sinasabi ko sa inyo, your marriage will be in danger. Bakit? Kung ano iniisip mo, yan ang ibibigay sa'yo ng nature. Okay? Kaya yung libro na yan, punong-puno ng logic yan eh. Punong-puno ng
na katotohanan na hindi galing sa culture, no? Because marriage is not about the culture of people, yung paniniwala mo sa marriage, hindi na. Later on, you will learn na ang marriage pala ay tungkol na sa institusyon, hindi na tungkol sa iyo. So I will prove that later on. And this book has the foreword of two law experts. The man that you see here beside me is a law professor from UP Law School. Meron din siyang book, pero mas nauna ako sa kanya. So, he gave the foreword for this book, and I'm so glad he did. And another law expert, Tony Peter Paul Romero from Palafox Patriarch Romero and Mendoza Law Firm in Ortigas Pasig. And one known labor lawyer also, or corporate lawyer in the name of Attorney Paul Sangalang, cited me in his lectures that there are two successful paralegals in the Philippines. No, ako pala yung isang sinasabi niya, and the other one is the son of Attorney Jose Siso of Ipaglaban Mo. No, kami daw dalawa successful paralegal. Thank you for that citation, sabi ko. Now, all of you have received your homeworks, di ba? Tama? Na-receive nyo lahat homeworks? Were you able to answer the... Were you able to read and study the case studies? Yung case studies? Because uunahin ko ngayon yan i-discuss sa inyo para hindi natin ma-miss later on kasi minsan kinakapos sa oras, hindi na di-discuss. So, tatawagin ko ngayon bawat couple sa inyo, anong case study ang pinili nyo na i-present at pag-usapan? Anong gagawin? You discuss the facts of the case, what went wrong, and what should have been done to prevent it. I want to read your mentality about marriage. Ano ba ang dapat nilang ginawa para hindi rin mangyari sa inyo? Okay? Bakit nauwi sila sa hiwalayan? Bakit nauwi sa patayan? There's a case study din na nauwi sa patayan yung kanilang relationship. Yung Bohol Chronicles, no? Isang mayor at isang dating pilot ng Air Asia na babae, the very first female pilot, bakit nauwi sa tragedy yung kanilang pagsasama. So, discuss it here in the group. And I think the female, I would suggest the female would present the facts, what went wrong, and the groom, the husband, will give the answer, what should have been done to prevent it from happening. Okay? So balikan natin yung case studies. Sino ko lang? Sino ang pumili sa inyo ng mga topic na ito? Studies. Activity. Para mabuhay ang ating session. Okay? Case study number one is a movie by Michael B. and Don Sulweta. Sino nakapanood dito? Show me your hands. Sino nakapanood sa movie na yan? Oh, si Miss Pat. Pat and Beach. Okay, Pat and Beach. Please report this case to us and tell us. Hello. Yeah, Miss Pat. Hello po. Kaso ang problema po, ako lang po yung nakapanood. Ibang case po yung na handle ni Beach. Ah, anong case yun? Case number 3 po yung sa kanya. Case number 3 kasi akala ko magkaiba dapat kami. Ah, okay, okay. Okay, sige. Okay lang. Case number 3. So nabasa mo rin to, Pat? Nabasa ko rin naman po. Okay, very good. Ang daming pumipili dito. Di ko alam kung bakit. Sige, okay. Go. You can start now. You have 5 minutes. Ako muna. Yeah. Case number 3, it's about
yung couple, summarize ko na po, sir, no? Sige, Yung sige po. couple, they're trying, so they've been married for 10 years, and at the eighth year, the husband started to like, well, nung umpisa, parang okay, may problema yung babae na magkaanak siya. And okay lang sa husband. And I think at the eighth year, doon nag-start yung husband niya, oy, parang gusto kong magkaanak. Ganito, ganyan. Pero may physiological problem yung wife. So ngayon, ang suggestion nung husband, eh, what about, you know, ay parang kontratahin ko tong babaeng to sa isang beer house or something like that. And syempre, of course, masasaktan yung wife doon, kasi it's an act of sex outside the marriage, and that's a no-no. That's a major red flag. And sa akin, ang opinion ko, nothing like that should be a choice. It shouldn't be a choice na outside sex. It's not a choice. If you know, if God is willing to give you a child, He will, you know, He will give you. Yeah. And that's how I believe it. There's no moral values dun sa choice ng husband. Kasi mahirap yun eh. Siyempre, oh, nga. It's against God's law. It's against, you know, the nature's law. Para sa akin, Yeah. Yun ang opinion ko dyan. Sa akin. Mm. So I don't agree with it. Kung hindi kayo magkakaroon, hindi kayo magkakaanak. That's how it is. Like, that's part of being married. Like, taken through thick and thin. So yeah, that's how it is. Some couple will have child, some couple won't. That's the hard fact about it. Yeah. So how about Pete? Pat, what can you say, Pat, about the kiss? Actually, ngayon ko lang narinig yung comment niya about that. Which is, masaya naman ako na ganun yung thinking niya. And at the same time, depende rin talaga sa couple kung anong solution ang magagawa nyo. Like, it's really a communication between, ano, sa aming dalawa. And I agree na hindi nga talaga magandang, like, mag-i-involve pa ng ibang tao to have a baby. If not, possible na mag-a-adopt kami. Ganon. Okay. Okay. Thank you, Pat, for that. Yeah. Okay. Sa amin, sa aming pag-aaral, nakita namin dito sa istorya na to na they failed to check, no? They failed to check kung one has the capacity to carry a child or the other party kung makakabuntis ba siya talaga. When they discovered it, na hindi pala sila makakabuo ng bata, this man, this husband, started to invest time and attention to a woman in the bar para gawing surrogate mother, no? Surrogate mother na mayroong sex. Siyempre, no woman would accept that. Di ba? No woman would ever accept that unless dinesisyonan nilang dalawa. Kasi sila laki lang nag-decide dito eh. Nung madesisyonan niya, in-offer niya sa wife niya as a proposal. No? Tapos na yung idea eh. The idea was already conceptualized in the mind of the husband at pinipresent na lang niya sa wife niya for approval. While at the same time, identified na yung babae na gusto niyang maging surrogate mother. Identified na. Di ba? Nag-i-invest na nga siya doon eh. Lagi siyang nandun. Bigyan niya ng vitamins, no? Mga chocolates. Nauhulog yung loob niya doon dahan-dahan. Kasi magiging nanay na kanyang anak. Okay? So, anong ending ng wife? Magiging ano na lang siya? Magiging civil partner na uuwian ng husband sa oras na gusto niya. At lagi siyang uuwi doon sa kung saan nag-produce ng bata yung kung sino yung nag-produce ng bata for him. Di ba? Doon mapupunta yung attention niya, priority niya. Now, in the US, yung lahat ng nagiging problema ng bawat marriage ay tinuklas na nila. That's why they conducted many studies to solve a problem. In one state, in one particular US state, before they grant the marriage license to a couple, they require a medical test kung kayo ba ay capable in rearing a child. Para at that point pa lang, alam nyo na kung
may pupuntahan ba yung pagsasama nyo o hindi? Kasi ang tao pa nag-asawa, ang mindset niyan, of course, magpamilya. At pag sinabing magpamilya, he or she is expecting children to produce. Di ba? Eh kung companionship lang ang pagpasok niyo sa marriage, yun lang ang purpose ninyo, companionship lang, kahit na walang batang lumabas, yung frustration, yung emotional level, mababa. Di ba? Kasi hindi ka naman nag-i-expect ng bata afterwards eh. Kung may lumabas lang, di ba? Matutuwa ka, tatanggapin mo, may lumabas, may nabuong baby. Pero kung pagpasok niyo sa marriage at that point, you're not expecting any children or child, but just a companionship, just to have someone beside you, makausap, makauwi, makatabi, makasama sa buhay, kung yun lang talaga yung expectation ninyo from the beginning, then yung frustration level after 10 years or 8 years, bababa. Naintindihan nyo? Di ba? Kasi pagpasok nyo sa marriage, wala naman kayo na-expect na bata eh. O sa companionship lang eh. Di ba? Yung expectation level, hindi siya ganun kaseryoso. Kaya you will never attempt or plan to have it outside your marriage. Naintindihan nyo? Naintindihan nyo? Di ba? Hindi ka magpaplanong kunin yung mag-produce ng bata sa ibang babae because in the first place, wala naman yun sa plano nyo from the very beginning. Okay? So, tanungin nyo sarili nyo ngayon. Are you expecting children later on? Baka isa lang sa inyo yung nagkakagustong magkaanak tapos yung isa, at the back of his or her mind, alam niya na baka hindi niya pa kaya maging magulang. Eh, pag-usapan nyo ng mabuti yan. This is the purpose of counseling. Para yung mga bagay na hindi nyo naiisip, ay mabigay namin sa inyo at maisip nyo at mapag-usapan nyo. No? How soon do you want to have a child? And it's better na kanong kayo ng medical check para walang sisihan later on, di ba? Bakit mo tinago sa akin na meron ka palang history of ectopic pregnancy na dati ka palang may relasyon tapos buntik ka ng magkaanak, di lang natuloy, di ba? Yung mga history na ganun, kailangan dinidivulge talaga yan sa husband, sa asawa. Kasi magiging sumbat yan later on. No? Sa haba ng taon din ng pagbabasa ko ng mga annulment cases, ng mga court cases, doon lumalabas yung umpisa ng pagkasira ng institusyon. No? Mga bagay na itinago sa asawa. Kaya ang nakita naming diferensya sa lahat ng mga broken marriages, kasalman o hindi, ay because of the lack of three things na hindi na di-disclose at the beginning sa engagement period bago ikasal. Ano yun? Yung past, yung present, at yung future. Most of them, walang past, present lang. Ano yung present lang? O ito ako ngayon, ito trabaho ko, ito pamilya ko, ito nanay ko, ito tatay ko, ito mga kapatid ko. That is past. Ah, that is present. So, on the basis of that, papayag ka na magpakasal. Ah, okay naman pala yung magulang niya. Ah, okay naman pala siya. Okay naman pala yung mga kapatid niya sa akin, hindi makakasundo kami. No? On the basis of that present situation, nakukumbinsi kang magpakasal, mag-asawa. Pero how about yung past? Inilatag ba lahat sa iyo yung past? Ano ba? Sino yung mga nakaka-relasyon mo? Sino-sino diyan yung pwede maghabol sa iyo? Sino ba diyan yung malapit pa sa iyo up to now? Baka ngayon best friends kayo, di ba? Hindi mo alam as a wife, best friend pala niya yung ex niya. No? Those are the past na dapat nilalatag sa iyo. Huwag kang mag-alala, kahit na best friend kami niyan, eh meron na yan sariling asawa. Nagkataon lang na kami ay nag-share lagi ng mga advices, tulong sa isa't isa. Pero again, it would be different na kapag nag-asawa ka na eh. Dapat limited na yun eh. Yung connection yung dalawa kasi pwedeng pagsimulan ng problema yon sa asawa niya at sa asawa mo rin. Kung kayo ay mayroon pa rin ugnayan. Diba? Things like those, mga past. So, pag hindi na ilatag sa iyo yung past na yan,
wala kayong nilatag sa table, o itong pass ko, o ikaw naman, anong pass mo? Pag walang usapang ganyan, expect a surprise later on. Okay? Expect yourselves to be surprised later on sa mga lalabas na tinanim ng isa sa inyo na tumubo at lumabas during your marriage. Okay? So it's very important na ilatag nyo ang inyong pass sa isa't isa para during your marriage, matapos kayo magpirmahan sa marriage contract, wala kayong sumbatan. Yung sumpaan ninyo, hindi mauwi sa sumbatan. Okay? May sagot na ang science sa lahat ng ating problema. Wala tayong excuse, no? Para maiwasan yung sexual intercourse. Here's science telling us merong surrogate mothers. Pagsasabahin yung sperm ninyo at yung egg cell ng babae at ilalagay dun sa womb ng isang sponsor or volunteer to carry the baby for you. Di ba may ganun na? That's one solution offered by science na diniscover nila. Okay? So any question related to that? Any question po? So the message is, check your capacity medically. Okay? Pa-check na kayo. Ngayon pa lang, gano'ng ka healthy yung sperm mo, husband? Gano'ng ka healthy yung iyong capacity para magbuntis? Ha? Brides. Para the doctor can tell you, oh, ito mga bawal sa iyo, bawal sa ito, bawal sa ito, maapektuhan ng pregnancy mo later if you continue eating this, if you continue taking this, if you continue your habit. Ganun ka rin, husband, baka maapektuhan itong health ng sperm mo if you continue doing this habit, yung inom ka pa rin ng inom, or may bisyo kang hindi nakakatuwa. So, talking about bisyo, remember that bisyo are all about pagpapasaya sa sarili. When you enter marriage, hindi na kailangan niya ng marriage. Okay? I will describe it or discuss it thoroughly later on. So, no more questions? Thank you sa inyong presentation, Pat and what's the name of the bride or the groom? Beach. Thank you, Beach. Huh? Now, next case study. Charlene, oy, Charlene, nakatanggap ba kayo ng homework sa email? Hindi, sir. Wala. O, wala sige, po. I-send na lang namin later on. Where is Justin? Hindi ko nakikita si Justin sa screen. Hi, ka ba to? Kuha? Justin? Yes, ka ba po. Hi, po. Pa-change naman ang name mo sa Justin. Wait lang, ah. Oo, mas naalala ka namin sa Justin na name eh. Okay? Try ko po ayusin. Okay. So, sa case study 2, sino nakabasa dito? Case study number 2. Submit po. Who is that? Mark and Patricia. Mark and Patricia, ayan. Sige nga, let's please present this case. Narrate the facts and tell us what went wrong. What could have been done to prevent it? Go ahead. Yung case study 2 po is about the infidelity of a husband to his wife. Parang, ano ba ito? At first, tinutulungan niya yung wife niya sa work. Distributing yung mga products. Then, he went to Zamboanga to help his wife na mag-distribute pa doon. Pero he ended up having a mistress there po. Tapos, he left his wife for a while. Tumira siya kasama doon sa mistress. Tapos, sila ng wife. Nahanap. Okay. Nahanap siya ng wife. And may agreement with the barangay na sinay na nila both ng husband pati ng mistress na di na sila mag-uusap, babalik na yung husband sa wife. Then parang tumagal lang for 2 months, then bumalik ulit yung husband.
So, nag-file na ng case yung asawa. Ano, violence against women ba yun? Women and children. Okay. Tapos they, ano, nag-separate na po sila. Sa defense naman nung husband is because lumayo na yung loob niya sa wife kasi nung nagka-problem siya sa health ng sister niya, hindi daw siya tinulungan ng wife. So, after daw nun, is naging malayo na yung loob niya sa wife niya. Okay. Thank you, Patricia. Mark, what could have been done by this couple? Clearly po, lack of communication din between the couple. I think kung yung kinimkim na sama ng loob ni Mr. Araza, yun yung nag-spark ng mga misdeeds, yung mga sumunod na misdeeds na ginawa niya. For me, I think sana kung hindi na maganda yung takbo ng relationship nila, pinag-usapan nilang mabuti, naghiwalay silang mabuti, or kung ano man, basta maging maayos yung issue, yung usapan between the couple. Kasi mabot din sa point na may mga ibang tao na nadamay. Yeah. Nagkaroon din ng child si Mr. Araza dun sa mistress niya. Tatlo yata. Tatlo yata yung naging child, children nila. Tapos po, umabot din sa point na after nung nag-file ng case sa barangay si Mrs. Araza, yun yung agreement na yun, maghihiwalay na, hindi na magkikita o mag-uusap pa ulit yung si Mr. Araza at saka mistress niya. Oh. Kaso umabot din sa point na pag-uwi ni Mr. Araza sa bahay nila ni Mrs. Araza, after a while, iniwanan niya nang walang pasabi si Mrs. Araza. Pero si Mrs. Araza, may idea na siya kung saan pumunta agad yung husband niya. So ngayon, mabot ulit sa kaso at natalo to si Mr. Araza sa petition niya rin. It's the case. I think it's the lack of communication at saka yung support. Yung support na hinahanap din ng isa't isa. Okay. Okay. Ayun. Maganda yung point na nakita nyo, ha? Kasi most of the couples in the past, medyo kalat-kalat yung kanilang understanding sa case. Pero maganda na pinpoint nyo yung cause ng pagluloko ni husband. Okay? Kasi ang kwento nilang dalawa, kasi pag ang kaso kasi pumunta sa korte, dalawa kayo magkukwento eh. Kukwento mo, kukwento niya. So, pinagtugma ng korte yung umpisa ng kanilang love story, which is very happy, no? Which is very happy daw sila together. Kinasal sa church, nagsama ng maraming taon, umuwi si husband from as OFW, nag-taxi driver, tumulong sa business ni wife, etc., etc. Then, na-stroke yung kapatid ni Jaime, humingi ng tulong kay Mrs. Araza. Hindi nabigyan ng tulong, no? So siguro yun ang simula ng pananamlay, no? Pananamlay ni Jaime dahil hindi natulungan yung kapatid niya. Ako din hindi na nakikita kung started. Kasi nung umpisa, masaya sila eh, walang problema eh. Hindi naniwala si Jaime na walang pera yung wife niya. So here's this classic story of a wife na naniniwala sa marriage kaya hinahabol yung kanyang husband sa Zamboanga, no? Pinupuntahan. And in the course of looking for her husband, siyempre may depression, no? Na nararanasan to si wife. Nagpapakonsulta, humihingi ng tulong sa mga professional. So na-document yung kanyang pagpapakonsulta na siyang ginamit niya later on as evidence against the husband. So here is a classic story of a husband na victim ng circumstances at si wife naman victim din ng
ng circumstances. Pareho silang victim ang dalawa dito kasi si Jaime, hindi naman niya nasabi in the first place yung kanyang tampo, no? Maliit na tampo lang yan eh, nauwi na sa pagharap ng ibang babae. Pangalawa, si babae kasi yung kumikita, siya yung may control ng finances, kaya parang lumalabas, tauhan lang ito si Jaime, tauhan ng kanyang wife. Now remember, this is against the design of marriage. Kapag yung babae ang provider, tapos yung lalaki walang hindi capable of providing for the family, yung natural reaction ng lalaki diyan, yung nandiyan yung nahihiya siya, nandiyan yung pwede siyang tuksohin ng publiko, pati ko yung house husband. Yan ang topic namin sa TV5 kanina when they interviewed us. So, nandun yung stigma na pag ikaw yung hindi provider, tapos yung babae yung provider, merong stigma sa husband na baka matukso siya, ng mga kaibigan, pinapakain siya ng babae, no? Ganito yung setup nila eh, ni Jaime tsaka nung asawa niya. But the fact that the wife wants to recover her husband, no? Pinupuntahan talaga, buhabihan sa Buwanga. Pero, itong si husband, dahil nagsimula na siya magtanim, no? Nagtanim na kasi siya eh, bago pa nagkaroon ng communication sana. Nailabas niya sana yung kanyang reklamo sa wife niya. Alam mo, sumamaan loob ko, hindi mo tinulungan yung kapatid ko eh. Hindi ako niniwala sa'yo, wala kang pera eh. Kahit man lang sana 1,000, baka tumagal yung buhay ng kapatid ko or baka na nakaligtas siya, buhay pa sana siya ngayon, di ba? Things like those ang maaaring naiisip ni Jaime. Now, ito yung classic case, landmark case, na first time pinakulong ng Supreme Court ang husband sa Bausi case. No, in the history of Bausi cases, ito yung pinaka landmark case na pinakulong ng Supreme Court ang husband for 8 years. At penalty na 100, magkano penalty? Alala niyo? And 125,000. 125,000. Yes. Maliit na halaga yan kung tutuusin, ano? Para sa wife, hindi yan makakakompensate sa damage na naranasan niya. Ano sabi ng Supreme Court dito? Kahit hindi mo sinasaktan physically yung asawa mo, pero nagtaksil ka, sinaktan mo siya psychologically. Okay? Don't forget that. Sabi ng Supreme Court, kahit na hindi mo sinaktan yung asawa mo physically, because vowsy is supposed to be started from the idea of physical assault by the husband to the wife. Pero this time, kinlaro ng Supreme Court, pag sinaktan mo siya emotionally or psychologically, that is called psychological violence. Okay? Sakop pa rin ng Bausi law. Kaya wala nang chance mag-apila ito kasi nasa highest court na yung case. Eh. Sinabihan na siya makulong for 8 years pagbayad. Kaya sa mga future husbands, pag-isipan nyo na. Hindi masarap ang buhay sa kulungan, no? Nakatayong matulog doon ng mga tao. Okay? Nakatayong matulog doon, no? Marami din kami client na lumapit sa akin, asking help, matapos sila paso ng Bausi law, talagang pag wala kang pampiyansa, diretso ka sa kulungan. Ang piyansa kasi niyan, laging 75,000 eh. No, standard 'yan, 75,000. So kung wala ka 75,000, edi mabulok ka hanggang nililitis yung kaso mo. Eh masakit 'yan, hindi priority ang kaso mo. May mga drug cases pa na kailangan unahin din ng korte. So magtatagal ka talaga sa kulungan. O baka hindi pa lumalabas yung desisyon ng korte, nakaka 10 years ka na sa kulungan. Okay? So huwag na tayo magtaksil, ha? Mga husbands, dahil ang isang maliit na problema na lumabas ng bahay, gobyerno ang bibigay ng solusyon sa inyo. Okay? Simple communication lang eh, di ba Mark? Oh, sabihin mo lang yung samahan loob mo sa asawa mo, eh di tapos na, hindi pa nakarating kung saan saan. Yes, bro, tama. Thank you Mark and Patricia for that. Palakpakan naman din sila, oh. Thank you. Now,
Case number one, wala pa nanood dito? Wala pa nakapanood talaga? Case number one? Wala. Sige, let's go to case number three. Ah, four. Yan, Bohol Chronicle. Sino nakabasa nito? Sino nagka-interest dito? Ako po, kaso iba po yung pinili nung partner ko. Teka ha. Si Dom, nagtataas ng kamay. Dom, ikaw ba yon? Chris po. Dom and Hannah. Sino yung kanina na lalaki? Chris? O yun, Chris? Ano yung ibang sinasabi mo? Ano yung ibang topic na kinuha ni Ellen? Yung case study one po na movie, yung pang ibang Hello? bansa na. Pero napanood mo yun, Chris? Ay, hindi po. Hindi pa? Okay. Pagtulungan niyo na lang later ni ano ni Ellen. Pero unahin ko muna to sila Dom and Hannah for this case, case study number 4. Sige, Dom and Hannah, the floor is yours. Listen. So this case, yung babae po is the first female pilot of AirAsia. Tapos she has a name on her own. While yung naging husband niya naman is from the may politician sa background. And then, they were admired by the community. Parang napaka-perfect ng relationship nila. Walang makitang flaw in their relationship. Until it was discovered na pinatay ng husband yung babae allegedly dahil doon sa nag-file ng case yung ay ng annulment yung babae doon para doon sa lalaki. And yung sinasabi naman ng lalaki is hindi rin daw kasi merong uncontrollable spending yung babae. So anyway. Okay. What went wrong? Sinabi ni Hana. How about si si Dom? What could have been done to prevent this problem? Yung one would be yung unique sa case nila would be the financial communication kasi career woman tsaka business din si Giselle. So nag-load siya ng 2.5 million for a watch. So definitely yung financial communication yung sa naging challenge sa kanila. Number two, because si husband is also in politics and took up political science. So he is very much aware of power dynamics in the relationship. So baka na-intimidate din siya. But essentially, it was very important for him to, dun sa article, it admitted na he was using the wife for his political career ambition din. So, career person din yung wife. What could have been done better would be, aside from communication, would be marital support. If they had conflicts and they didn't know how to communicate it, they could have asked for parang a support group that can intermediate sa kanilang dalawa. And then also a case on domestic violence from the guy, so something mostly for I guess support group yung key takeaway. Okay, grabe no, nauwi sa patayan ang tingin sa kanila ng province power couple, di ba? Power couple tao sa kanila. Again, this is about a classic story. Hindi lang naman sila yung naging ganito, no? Nauwi sa patayan. Marami pa. Marami pa mag-asawa ng patayan. Bakit? Because pareho silang merong struggle for authority. No? Sino ba dapat masunod? Ikaw o ako? No? May struggle sila sa ganyan kasi parehong career woman, parehong may pangarap sa buhay, may status sa buhay. At hindi na define. No, looks like hindi na define yung boundaries nilang dalawa. Bakit? Kasi pag hindi ka naglagay ng boundary, pag hindi mo alam yung boundary ng authority mo as a husband, pag hindi ka rin naglagay ng authority mo ng boundary sa authority mo as a wife, no? Dahil siguro hindi mo alam kaya wala kang mailagay na boundary. Talaga magsasuffer ang marriage. Bakit?
You will both exercise your authority without any boundaries, without any limitations. Pag gusto mong mag-loan ng malaking pera without your husband's knowledge, gagawin mo. Because you believe that you have this authority as a wife to decide on your own, which is wrong in marriage. Bakit wrong? Remember all those old generation, old folks telling us na put God in the center of the relationship? And if you ask God how to put you, God, to our relationship, ano sagot niya? By just being one. By just being one. Ano yung being one? One in your decision, one in your destiny, one in your likes and dislikes, one in goal. Okay? Kaya pag nag-decision ka mag-isa, wives, I'm referring to the wives because ito yung challenge sa inyo, no? When you are well-educated, tapos pinalaki ka ng maayos na magulang mo, tapos bigla kang nag-asawa, no? You also believe that you have this authority to kailangan sundin din ng husband kapag tama yung paniniwala mo. Di ba? You have this power struggle with your husband. Lalo na kapag pinakasalan mo siya na mas lower yung education. Ikaw, mas higher yung education mo, mas may kaya pamilya mo, mas marami ka nalalaman sa iyong paniniwala kaysa sa husband mo, and yet tinuloy mo yung kasal. There is always a struggle between the two of you. Kasi si husband, on the other hand, will also struggle for his power, for his authority. Teka muna, ako lalaki, dapat ako masusunod. Teka muna, ako yung husband eh. Ako yung tatay sa pamilya na sinasabing leader ng pamilya, pero bakit hindi ako nasusunod? Bakit ikaw, wife, na dahil well-educated ka, eh maliit ang tingin mo sa akin kasi wala akong trabaho, o mababa ang sahod ko kaysa sa iyo, no? Galing ka sa mataas na pamilya, ako galing ako sa maliit na pamilya, something like that. So, yun ang mga nagiging struggle ng bawat mag-asawa. Ngayon, itong case study natin, pareho silang nasa mataas na posisyon and authority. Okay? Saan galing yun? Galing sa experiences ng isa, galing sa background ng isa, galing sa pamilya ng isa, galing sa corporate success ng isa. Okay? So there is a struggle in authority. Kaya when we check, bakit ba ganun? Hindi pwedeng papayagan na lang natin na tanggapin yung sitwasyon nila. Ah, kasi may power struggle, kaya yan, mauwi sa patayan. Hindi pwedeng ganun lang eh, na i-admit lang natin sa sarili natin na normal ito. No, that's not normal. We tried to seek the answers from this psychology book sa likod ko, pero hindi masagot na psychology. Even na political science, hindi rin masagot ng political science yung sagot din sa answer na yan, sa problemang yan. Only the Bible can tell us the answer. Ano yung sabi ng Bible? When Adam and Eve pinick up yung pinagbabawal, ang sabi ng Diyos sa babae, your desire will always be to your husband. Sa Genesis chapter 3 verse 17, I will increase your pain in childbirth kasi nag-asawa ka, and your desire will be for your husband. That second. Pangatlo. Una ay, I will increase your pain in childbirth. Second, you will bear pain for every childbirth. Pangatlo, your desire will be for your husband. Pang-apat, he will rule over you. Yan ang sinagot ng Diyos sa babae. He will rule over you. Hindi niya sinabing sa husband na rule that woman. Hindi. Sinabi niya directly sa babae, he will rule over you. Kaya nga, hindi gusto ng mga lalaki naturally. No? Naturally. Pag sinabing naturally, isang pakiramdam na hindi mo naman ginusto, pero nandun. For example, bakit hindi gusto ng mga lalaki na dinodominate kami ng mga babae? Bakit? Bakit hindi gusto ng mga lalaki na inuutos-utusan lang kami ng mga babae? Tanongin ko nga kayo, Chris, o ikaw ba papayag utos-utusan lang ni Ellen?
Depende sa utos. Oh, depende sa utos, 'di ba? Pero yung gawing maging habit, no, maging habitual, naging utos-utosan ka na lang. Talagang hindi mo magugustuhan 'yun, Chris. That is natural, hindi mo control, hindi mo imbento yung feeling na 'yan. Okay? Bakit? Ang design ng katawan mo, pag nag-asawa ka, you will become the ruler in the house. Yan ang inayos ng Diyos. Okay? Hindi niya tayo hinayaang Hindi niya tayo hinayaang manghula. Sino ba ang leader? Sino ba masusunod? Okay? Kinlaro ng Diyos yan. He will rule over you. Now, sa question of ruler, no? Rule, being ruler in the house, being leader in the house, kailangan maging qualified ka muna. Hindi yan instant na ruler ka na instantly. Kailangan maging qualified ka. Kasi tama ba yung pag-rule mo? Tama ba yung pagiging leader mo sa pamilya? Otherwise, your wife will always oppose it. Okay? Laging ko kontra ang babae dyan pag hindi tama ang pag-lead mo sa pamilya. Okay? So, discuss pa natin yan later on. Mahabang discussion pa yan. So, this case, yun ang naramdaman ng babae. I am also a leader. I also have the right to do or decide for my own. So, nagdesisyon mangutang, eh hindi nakakabayad, humingi na yung jewelry business yata, ang inahabol, sino? Yung husband. Sinisiraan na siya ng mga inutangan niya. Siyempre, kilala siya as wife ni politician. O, pwede bang hindi siya maapektuhan? Natural, maapektuhan yung pangalan niya. Di ba? Kaya doon nagsisimula yung kanilang arguments. Bakit ganito ginawa mo? Ganong ganyan, ganong ganyan. Kaya ramdam na ramdam ng lalaki na hindi siya leader sa pamilya. Because hindi siya kinukonsulta eh. Ramdam ng politician na ito na may malaking pag-violate sa kanyang nature. Ano yun? Yung disrespect. Ang number one na hinahanap lagi ng mga lalaki sa mga babae ay respeto. Respeto. Hindi po pwedeng insultuhin ang husband, wives, or brides here. Yung mga brides na nandito, pakitandaan nyo po, hindi po uubra na iniinsulto nyo yung husband ninyo. Talagang it's a major violation. You have violated a natural law pag iniinsulto mo asawa. Sa mga paanong paraan pa naiinsulto ang asawa na husband? Pag sinabi mong mas malaki sahod mo kaysa sa kanya, insulto yan sa husband. Pag sinabi mo, pag sinagot-sagot mo ng pabalang yan, insulto yan sa husband. Okay? Kapag inooferan ka kunyari ng tubig ng husband mo, tapos gaganon ka lang, sesenyas ka lang, that's also a form of disrespect. Kapag sinabihan mo yung husband mo na, teka, wait lang, tumigil ka. No? Pag ginanyan mo husband mo, that's a form of disrespect. Sinermonan mo ang husband mo, sinermonan mo sa maling gawa, that is a form of disrespect. At marami pang iba. Okay. Okay, wives. Now, ano naman ang in-expect ng mga wives sa husband? Na hindi nyo pwedeng i-violate husbands. Ang in-expect ng mga wives ay yung love. L-O-V-E. Love. Hindi sapat na pumirma ka lang sa marriage contract, husband. Hindi sapat na sasabihin mo sa wife mo na pinakasalan na nga kita, ano pang gusto mo? Pumirma na ako sa marriage contract, ano pang gusto mo? Hindi sapat sa babae yan. Because love is a verb. You must do something about it. Di ba no, wives? Tama ba, Patricia? Tama, Hannah? Ha? Sige, isa-isahin natin. Aside from pagpirma sa marriage contract, ano inaasahan mo, Patricia, kay Mark? Give me one. Maging maging responsible na tao lang din siya. Responsible. Okay, napakalawak din ng responsible. Ano? Specifically, bigay ka na sa example. Responsable saan? Sa pagbabayad ng bills? Pagbabayad ng renta? Opo. Saka sa pag ano, maintain ng work niya. Maintain ng work. Okay. Thank you. So, nasabi mo na ba yan before kay Mark? O ngayon lang?
Alam naman ko. Alam. Naman yung responsibility Yan. stuff. Oh, yeah, yan ang problema sa relationship, ano? Yung ini-expect mong alam na niya, dapat nasabi mo talaga, ha? Huwag niyo gawing magi o huwag niyo gawing tawag dito, mind reader. Huwag niyo gawing mind reader yung isa't isa. Ha? Tama po. Yan tama na. Ako oh. Number. Oh, tingnan mo. Oh, tingnan mo. Agree na agree si Mark kagad. So, don't make your spouse a mind reader. You have to tell it directly. Okay? Say it. Don't assume na alam na niya. Ha? Pat? Yes. Okay? Okay, thank you. Oh, Dom and Hannah, ano yung ina-expect mo gawin ni Dom sa'yo after signing the marriage contract? Ano? Share the chores po sa bahay. Share? Doing the chores sa ah, bahay. Okay, okay. Oh, to be partners po talaga, hindi lang siya. Okay, habang wala pang katulong. Yeah. Okay, tulong sa bahay. Okay. What else? Beach and Pat. Ano in-expect mo, Pat, kay Beach? Committed po. Like, yung commitment niya sa aming dalawa. Commitment. Like, siyempre, malawak din yan. Ano? It's a general word. It's a general statement na how do we show our commitment? Yung bang uuwi on time? Yes. Sabay and kakain? Hindi na single life. Okay. Oh, maganda yun, ha? Magandang point yun, ha? Beach, narinig mo yun, Beach? Narinig, narinig po. Tapos na sa pagkabuhay binata, ha? Okay, na, thank you. Thank you for that. How about si Ellen and Chris? Ellen and Chris, what do you expect after signing the marriage contract? What do you expect from Chris, Ellen? I think maging open po siya in terms of communicating his feelings. Mahihain po siyang tao eh. Mostly tahimik lang po. So, I think that's a... Oo, buti napansin mo yan, ha? Hindi sila sabi yung haramdaman. Chris, nasan ka, Chris? Yes, ma'am. O baka kasi maging kagaya mo si Jaime Arasa, hindi ka nagsasalita. Na may tampo ka pala. Ha? Where's Chris? Ikaw ba tong Pem? Ay, hindi pa. Dito pa. Chris po. Saan yung video mo? Ah, ito, ikaw. Ah, okay. Yan. O, Chris, sasabihin mo, pag nagtampo ka, huwag mo tutulugan. Pag meron ka naramdaman, ha, na issue, you have to say it to Ellen on the spot. Right? Yes. Pero alam niyo husbands ang pagsasabi sa wife ng isang nararamdaman, hindi by the time na galit ka. Dapat by the time na cool down ka na. Okay? So pag cool down ka na, madali na mag sasabihin mo 'yan in a nice way din talaga eh, in a very sweet way. Okay? Alam mo, Han, saktan mo ko kanina. Ano mga ganun tono dapat? Hindi nang gusto ng mga babae. Di ba, no, Ellen? Oh. It's a no-no for the husband to be harsh to the woman. Bawal maging harsh. And it's in the Bible. Wala yan sa family code. Okay? Basta ang nasa family code, mamaya, i-describe ko sa inyo isa-isa. Basta nasa family code, puro rights, 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 rights. That's where our problem starts. But only God can tell you and tell us ano yung dapat natin gawin sa bawat isa. And we will live stress-free life. Okay? So, mamaya, makikita niyo yan. Sino ka nila pagsalita? Eunice and Pam. Ano yung expect mo kay Pam after signing the marriage contract? Na continue niya yung self-development niya, hindi titigil sa pagpirma lang. Ayun. Na kumbaga, continue to be his own person ba? Ayun, nasabi mo na ba sa kanya yan before? Parang. Di ba? Parang nasabi naman na. Hindi, ikaw. Nasabi mo na ba sa kanya yan? Parang hindi sure, ha? Oo. Pem, nasabi ba niya sa'yo yun? Oo, oh, yata. Hindi ko lang maalala, pero nasabi niya. Okay. Pero ano naman. Mm-hmm.
continue your self-development daw. Okay? Investment yan. Investing. Okay? Yes. Okay. Thank you. Anjali and Reyna. Anjali, what do you expect from Reyna after signing the marriage contract? Maging companion po sa akin. Yung, I want him to listen, especially when times are hard for me. Mm-hmm. Dapat meron pong constant na communication between us. Okay, nasabi na sa'yo yan dati, Reyna? Nasabi na? Sabi okay. Po. So, huwag mo kalimutan, ha? Constant communication. Opo, pinatandaan ko po palagi. Okay, very good. alam niyo ba, scientifically speaking, ang required hours daw for every couple, every day, yung uninterrupted time. Walang distraction, cellphone, calls, or anything, ay 2.5 hours. Kasi 15 hours a week daw eh. 15 hours a week. So pag dinivide mo on a daily basis, that gives you about 2.5 or something na oras na kayo lang. So, pag nasa restaurant kayo, kumakain, wala kayong hapong cellphone, wala kayong sinasagot na text or calls. Usap lang. How was your day? Kumusta ang araw mo? Kumusta ang mga nangyari sa iyo? Anong ginawa ng boss mo sa iyo? No? Yan ang mga moment na minamaximize nyo for 2.5 hours a day. Okay? Sa amin mag-asawa, sa morning, pag-gising, doon nabubuhay yung aming mga kaisipan. Nag-uusap kami about psychology, about science, about history, about religion, no? Lahat. Nag-uusapan namin. Pag-gising sa umaga. Kasi hindi pa kami pagod nun eh. Kasi paggabi, pagod na. Dami na nangyari. Dami na kinausap. Dami inisip. Dami pinlano. So medyo less na yung energy namin. Konting usapan lang while taking dinner, kwentuhan. Then maya-maya, sa kids na kami, yung attention namin, nakafocus na sa mga kids. So, ganun. Ang daily course ninyo as husband and wife. Dapat. Okay? Consistent yun. Kasi nga, it's a lifetime job to be a husband and a father and wife and mother at the same time. Daily ang performance eh, no? Walang holidays. Only kapag may chance, no? Kayong dalawa magde-date lang kayo uli. Okay? Lahat ba nakapagsalita na? Natawag ko na. Si Charlene. Charlene and Justin. Siyempre, love is a verb, no? What do you expect from Justin after signing the marriage contract? Ako siguro wala dapat mag-change pa rin. Like, magde-date pa rin kami. And he'll be my partner na with everything, with decisions. Yun po. Okay. Nasabi na ba rin kay, no, kay Justin before? Yes po. Sabi, Justin, nalala mo yun? Kailan niya sinabi ni Charlene? Yeah. Before, nasabi niya naman na sa akin. Ano response and, mo? Yeah, siguro yung time. Time would be to give her more time aside okay. from work. Okay. Yeah. Kasi magkakaroon na rin after marriage, hopefully, after a year, syempre planning to have babies. Ganun. Mm, so yeah. I think the time would be the most important thing. Oo. Kasi pag lumabas na yung baby, yung attention ninyo, mapupunta na kay baby, di ba? Yeah. Kaya samantalayin, habang wala pa si baby, mag-date na mag-date. Okay? Tama, tama, tama. But spend more time getting to know each other well, mga attitude na hindi pa nakikita or habits na hindi pa na-observahan, ilabas na, pakita na lahat. Ha? Para mapag-aralan na kung kayang pagtiisan sa mga susunod na dekada. Ha? Opo. Okay. Okay. Opo. Yeah. Thank you. Thank you. Papagsalita na lahat. Let's go to case study number five. Okay, who are able to read this story? Meron ba? Ito tragic din ang ending nitong dalawa to. Filipina, British Filipina bride at si groom ay isang Greek. May nakabasa ba sa inyo niyan? Meron? Wala? So kung wala, I will go to the family code about marriage.
Remember that this case study number 5 deals about respect. Meron naging problema na itong dalawang to because of violating the natural law of respect na always tragic yung kanilang pagsasama. 4 months pa lang kakakasal ng dalawang yan. Tapos dumating ang pandemic, yung baby nila, 4 months old din. Oh, during pandemic, nag-away. Sinabihan ng babae si lalaki na stupid. Nako. Ang reaction ni husband, patapos siyang sabihan na stupid, ay very, hindi magandang ano, hindi magandang ikwento. Hindi ko na ikukwento, wag na. Okay? Any questions so far? Are you learning? Tututo ba kayo? Okay. Let's go to the marriage definition. What is marriage? Tanungin ko muna kayo. Test to your mentality. Para tayo ay madaling magkasundo sa ating pag-uusapan later on. Test to your mentality. Do you believe that everything? Ay, tika. Hindi po na-share pala. Share screen. Yeah. Can you see my screen now? Yes. Thank you. Do you believe that everything that exists in this world has a purpose? Lahat ng kasama natin, nakikilala natin, nagagamit natin bagay, everything that exists in our presence, may purpose? Yes or no? Meron? Okay, thank you. Yes, po. Every successful thing on earth went into the right process. Lahat ng successful na bagay sa buhay natin na na-enjoy natin ay dumaan sa tamang proseso. Career, trabaho man yan, dumaan sa tamang proseso, kaya you have this career now. Dumaan sa tamang proseso lahat ng appliances na ginagamit mo. That's why it's functioning well at nagtatagal ang buhay. Lahat ba ng na-enjoy natin ay dumaan sa tamang proseso? Yes or no? Yes? Okay. Thank you. Do you also believe that we are designed only as one? One unique human being. Nagkakapare-pareho lang kuminsan, pero meron pa rin uniqueness, no? Meron pa rin kaibahan kahit na may konting similarity sa iba. Ang thumbprint natin o thumb mark, walang katulad, no? 8 billion people, nakaka-amaze na walang nakakatulad na thumbprint sa atin. Dahil one unique human being lang kasi ang pagkakagawa sa atin. Yung kahit yung body parts natin, hindi pare-pareho eh. Napansin ko eh, pag tumingin ka sa salamin, titigan mo mabuti sa sarili mo, yung mata mo, hindi pareho. Yung isa, hindi pantay, no? Pati tenga, hindi siya actually twins. Kasi merong identity na nag-iisa lang, pati yung legs natin, ganun din eh. Minsan, may mahaba, may maiksi. No? Napansin mo ba yun? Do you agree with this? Yes or no? Yes. Yes, thank you. Now, do you also believe that every stable and functional institution or structure that stands on earth is held by a strong foundation beneath? Lahat ng matibay at functional na institution or structure na nakatayo sa mundo ay mayroong pundasyon sa ilalim? Yes or no? May matibay na pundasyon. Yes. Okay, thank you. Kasi pag mahina, hindi magtatagal yan. Babagsak at babagsak. Pag may na foundation na isang structure. Next is, every product released on earth, man-made man or naturally made, kasama sa produktong yon yung to function well. Naka-built in sa loob ng produktong yon yung success, to function well. Okay? For example, yung cellphone mo, pag nangako yan ng 10 hours tech talk time, talagang magagamit mo ng 10 hours talk time.
Yung TV mo, pag sinabi ng TV mo, you can access all the channels. Naka-built-in yung sa loob, di ba? Para maging beneficial sa'yo yung produkto dahil naka-built-in yung kailangan mo, yung specs. Okay? Now, the question is, naka-built-in na yan, yung success of the product sa loob mismo, naka-built-in. Do you also believe in that? Yes or no? Yes. Yes, thank you. Because that is also related to you as a human being. Now, inside of you, there is a success built in to yourself na kailangan mo lang hanapin at gisingin at buhayin para you will help yourself economically. Diba? Yung galing na nasa loob mo as a person, kailangan mo yan. Pag nag-asawa ka, kailangan mo buhayin yan. Kasi yan yung bubuhay sa iyong pamilya. Kapag nawalan ka ng paniniwala sa kakayahan mo, naku, kaya magsisimula ang problema ng iyong buong pamilya. Pag di ka naniwala sa iyong sarili. Okay? So, what is marriage in your own words? Hindi ko na ito tinatanong individually kasi ang mga nakukuha kong sagot, common, ano? Very common, like this, ganito. Ang marriage daw ay permanent contract. Ang marriage daw ay walang expiry date, walang atrasan. Ito daw ay lifetime commitment. Walang sulian sa magulang. The union of two souls. Ito ang sinasagot mostly ng mga couples, which I'm sure yan din ang sasagot ninyo. Meron ba kayo nakikitang kulang na sagot dito? Dagdag natin. Meron? Kayo naiisip na kulang dito sa listahan na to? Sana? Okay? Kung ito din ang common answers ninyo, eh, di ba very crucial na piliin ang tamang tao from the beginning? Kasi wala nang atrasan. Wala expiry date. Isang beses ka lang magpapakasal. Isang beses ka lang dapat mag-asawa. Eh, di ba dapat maging crucial lalo pagpili sa tamang tao? Yes or no? Yes. Okay, thank you. Thank you. Kaya para mapili nyo ng husto, yung right person from the beginning, ay binigyan ko kayo ng idea kanina, no? Na present your past, present your present, present your future. Marami rin nag-asawa ang nasira na ang pamilya because wala rin future. Nasabi yung past, nasabi yung present, pero walang future. Ano yung future ba? Sa pupunta ang marriage natin, sa pupunta ang family natin, are we just, do we just get married because we need each other? Because may kulang ako, may kulang ka din? Hanggang doon na lang ba tayo? Alam nyo, pag umikot ang buhay nyo dyan sa mentalidad na yan, na hanggang dyan lang ang buhay ninyong dalawa sa pagmamahalan sa isa't isa, ay hindi rin magiging masaya ang pagsasama ninyo. Bakit? Alam nyo ba ang marriage na tuklasan na sa pag-aaral ng maraming scientists abroad na ang marriage ay dapat nakikinabang ang society sa inyo? Na ang marriage ninyo ay dapat nakikinabang ang community ninyo? Paano sila makikinabang sa inyo? By finding your purpose together. Okay? By finding your purpose together as a married couple. Kasi bawat bagay nga na nag-i-exist sa mundo ay may purpose. Hindi pwede mag-exist ang marriage ninyo without any purpose na puro selfish lang ang inyong interest. Puro tungkol lang sa inyong sarili. Okay? Yan ang challenge sa inyo ngayon sa pag-aasawa. Discover your purpose in life together as a husband and wife. Okay? Na-advance yung aking slides because kailangan sabihin at this early stage. Now, paano ba nagsisimula kasi ang marriage? Nagsisimula ito sa male. Dahil yun naman ang sinabi ng Diyos. Nagsimula ang sangkatauhan sa male, hindi sa chimpanzee, hindi sa gorilla, hindi sa animals. Sa male nagsimula ang sangkatauhan. Nauna ang tao before the animals. No? Balikan nyo Genesis chapter 1. Kalimutan nyo na yung mga pinapakalat na evolution theory ni Charles Darwin. Dahil nung elementary ako, nabola rin ako dyan eh. Eh ang purpose pala ng libro na yan, na Evolution of Darwin, Charles Darwin, ang purpose pala niya ay para ilayo tayo sa totoo. Aling totoo, ito. Sa lalaki nagsimula,
ang sangkatauhan bago nagkaroon ng animals. Now, paano simula ang marriage? Sa lalaki din. Kaya pag sinabing simula, ito yung dapat mayroong pundasyon. Ito yung dapat na pundasyon ng marriage. Ito yung dapat na matibay para magtagal ang marriage. Sino ang dapat matibay? Eh, yung lalaki. Kasi sa kanya nagsimula ang lahat. Ito yung first layer of the foundation na hindi nakikita. Okay? Ano ang kailangan niyang gawin pag invest sa sarili niya? Now, may nakita siyang babae, inalok niya ng kasal. Tinanggap ni babae. Bakit tinanggap ni babae? Because may package siyang ino-offer. Anong package yung ino-offer niya? Hindi kita paiyakin. Bibigyan kita ng mga gandang buhay. Bibigyan kita ng masayang pamilya. Di ba? Tatanggapin na lang ba basta-basta ng female ang marriage na proposal ni lalaki kung walang package? Na love lang kita. Pakasal na tayo. Siyempre, hindi, no? Anjali, papay ka bang pakasal ka agad? Kung love lang ang basis? Hindi, di ba? Ano pinangako sa'yo ni Reynan na package kaya kumayag? Mamahalin daw po ako habang buhay. Ha, mamahalin habang buhay. Magpo-provide. Diba? O, package siya, di ba, Reynan? Aasahan ni Angel yan for life. Hindi lang temporary yan. For life niya aasahan. Okay, anong package naman ang in-offer ni Justin kaya kay Charlene? Justin, anong package ang in-offer mo? Hindi lang pwedeng love lang, Charlene, di ba? Hi. Sige, Justin, go ahead. Yung in-offer ko kay Charlene is actually, ano naman, medyo, wala naman ako in-offer outright na sinabi na anything, but I think she knows naman na siguro yung love, not only love, siguro, I didn't, ano, wala naman ako sinabi, but I promise her that I will always be there for her no matter what. Okay. Basta package na yon, Justin. Ha? Yeah. Oo, siguro package lahat, na yon. Lahat na, yeah. Over lahat, na. Lahat na. Okay. Yeah. Okay. Kasi kung sinabi mo lang na love kita, get married, let's get married, hindi sapat yun eh, di ba, Charlie? No? Yung sabihin ka lang na love ka lang? Yes. Kailangan may nakadugtong pa na ano yun, na package talaga. Ha? So, i-expect ni Charlene sa'yo yan, Justin, for life. Yeah. Okay? Yes po. To be always be there for her. So, through thick and thin. Dapat may karugtong na through thick and thin. Yes ha? Po. Ah, Justin? you nag-propose po ako. Okay. Something ganon. Okay. Very good. How about si Beach and Pat? Ano yung package na in-offer mo? In-offer ni Beach sa'yo, Pat? Alaga and commitment. Alaga and commitment. Okay. Yeah. So, Beach, alaga. Kaya may sakit, kaya wala, ha? Pagkain. 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 Hindi, ano, commitment po. Commitment talaga na pangalong buhay. Thick and thin. Tsaka green card. De, joke. Oh, may green card pa, ha? Sabi ko sa kanya na yan. Oh, magandang package yan, ha? May kasamang green card. joke lang po. Okay. Binyak. Oh, basta aasahan ng bride yan sa inyo. Kasi sa'yo nagaling eh, di ba? Sa lalaki, nang galing yung proposal. Walang marriage na mangyayari kung wala papayag na babae. Tama, girls? Tama? Kung hindi kayo pumayag, walang marriage na mangyayari. Now, how about Mark and Patricia? Ano yung package na binigay ni Mark sa'yo, Patricia? Ano ba? Parang wala, Mark, ha? ang promise ko po sa kanya is makapag-provide at bigyan siya ng magandang buhay.
Yung magiging family namin. Okay. Hindi pa kasali din yung hindi kita pa iiyakin. Oh, hindi ko saling gano'n. Sama na po yun. Sama na. Okay. Hindi kayo iiyak sa feeling ko. No? Yung mga gano'n. Sama yun dapat sa package, ha, Mark? Thank Opo. You. Thank you for that. Who else? Sino pwede ko na kausap? Dom and Hannah. Ano yung package na inoffer mo kay Hannah? Kaya pumayag siya. Pasal sa'yo. Na po. Three bedroom with wifi. Siya po yung offer. Ano po. Travel and adventures together. Tsaka uy. Easy and boring kind of love. Talaga ha? World tour yan ha? World tour ha? Okay. So aasahan ni Hana yan sa'yo ha? Dom. Okay. How about si... Yes, yes. Eunice and Pam. Ako wala namang promise pero alam niya naman na ano although hindi during the proposal even before ano yung emotional and physical emotional na security okay. Tsaka kahit hanggang maging senior na kami ano matamis pa rin ganun. Wow oh ganda niyan ha yung bang hindi mararanasan ni Eunice na maiyak because secured ka sa aking mga kamay, sa aking mga braso. No, Eunice? Okay. Pangahawa ka ni Eunice yan, Pem. So don't forget that. Ha? Apa. For your entire life on a daily basis. Kaya ako binubuhay itong discussion na to sa package na in-offer ninyo. Thank you, Eunice and Pem. Chris and Ellen. Ano in-offer mo, Chris, kay Ellen? Wala naman akong in-offer na package kasi mahirap kasi yung magbigay ka ng promises tapos hindi mo man lang na-fulfill. Pero isa lang naman sinabi ko sa kanya na kung ano man yung magiging hardship na may encounter namin, eh andun pa rin kami para sa isa't isa. Okay. Nasabi ba niya, Ellen, talaga? Yes, napag-usapan naman. Okay, very good. Very good. Thank you. So, I think lahat natanong ko na. So, the woman accepted the offer of the man to get married. Then the institution will be created. And once a child come out from your union, you become a family. And more families created can create a community. No? Can create a community. And more communities, you can be a nation. No? Ganyan nabuo ang ating bansa. Kinilala ng United Nations dahil isa tayong bansa na may sarili identity, may sariling populasyon, etc. Now, kapag dumadami ang problema sa bansa like teenage pregnancy, social ills, na poverty, kasama ang crime, kasama ang lahat ng bagay na bibigyan ng sakit ng ulo sa atin, no, sa publiko, sa gobyerno, pinuponda ng gobyerno, ginagastusan, binabalikan pa atras, saan ba nanggagaling itong mga problema na ito? So, pumabalik sila sa community. Okay? Sinecheck, sino yung mga taong involved na yan sa ating mga problema? Until they discovered the family involved doon sa mga taong involved sa crime. No? Saan ba ang pamilya ito galing? Sino ba yung nanay at tatay nito? Once na na-discover na kung sino yung nanay at tatay, pupuntahan, kakausapin, nanay, tatay, ano bang problema po? Ano pang ginagawa ninyo sa inyong mga anak? Bakit sila ay problema ngayon ng ating lipunan? Okay? Tatanungin kayong dalawa. Then sasagot naman kayo, magtuturoan kayo kasi ito ang asawa ko eh, kasi ito ang asawa ko eh. No? Wala naman tao umamin ng kanyang pagkukulang. Dahil ganyan na nangyari kay Adam and Eve nung makorder na sila ng Diyos, no? Wala silang ginawang depensa kundi magturoan. Kasi po itong babaeng nilagay niyo sa akin eh. Now, tandaan natin na hindi tayo pinilit mag-asawa. Okay? It's our decision. Kaya nabuo tayo ng pamilya. So it tama 'yung sinasabi ng mga behavioral scientists na ang problema ng bayan 99% of our social ills emanated from the family. Kapag na-identify na yung family, i-identify pa yung parents, eh, ano ba problema niyo mag-asawa?
So that means hindi natutupad yung purpose ng pamilya. Ano ba yung purpose ng pamilya? Yan ang susunod na slides natin. Kaya pag may problema sa babae, ituturo niya yung husband niya. At kung si husband naman, ituturo din niya yung babae. No? No human being will openly accept his mistake or her mistake. Lagi magtuturoan niya. No? That's our nature. Kapag tayo nasusukol, kapag tayo ay nako-corner na, wala na tayo may isagot, no? We will find a way to escape by blaming someone, by blaming our spouse. So, ganyan po ang cycle. Kaya kung hindi mo tutupad ang purpose ninyo as married couple and as a family, ay talagang sasakit ang ulo ng ating lipunan. Okay, now let's go to how marriage was defined. Ano pala? Pakibasa nga, Chris. Marriage is? Marriage is a special contract of permanent union between a man and a woman entered into in accordance with law for the establishment of conjugal and family life. It is the foundation of the family and an inviolable social institution whose nature, consequences, and incidents are governed by law and not subject to stipulation, except that marriage settlements may fix the property relations during the marriage within the limits provided by this code. Okay. Marriage, thank you, Chris. Marriage daw ay special contract. Ulitin ko. Marriage daw ay special na kontrata. Bakit tinawag na special? Kasi mayroong ordinary. Okay? Ang ordinary daw, ito yun, no? Yung ordinary contract versus special contract. Yung kontrata mismo ay ordinary lang. Kumbaga, yung meeting of the minds ninyong dalawa under the Civil Code, Article 1305. Nagkaroon kayo ng kontrata, ng kasunduan na pinasok ninyo sa kontrata yung inyong terms and conditions, yung inyong sariling terms and conditions. Okay? Ito, halimbawa, nagpagawa ka ng bahay, yung contractor, sinabihan mo siya, ilagay mo tong kubeta dito, ilagay mo tong bedroom namin dito, ilagay mo to, ilagay mo to, ilagay mo to. Sasabihin ng contractor sa'yo, okay, sige, bayaran mo ako, bayaran mo ako, bayaran mo ako dyan. Ito ang cost niya, ito ang costing niya. Okay, agree. Ipapasok nyo ngayon sa kontrata. Ang tawag dyan ng civil code ay meeting of the minds. Terms and conditions ninyo ang nasunod. Pero may kondisyon ang batas. Sabi ng batas, hindi daw pwede na ito ay lumalabag sa ibang batas. Okay? Not contrary to law, morals, good customs, public order, or public policy. Wala dapat naapektuhan na ibang tao sa inyong kontrata. Yung bang nakipagkontrata ka tapos nag-overlap pala sa lupa ng iba yung pinatatayo mong bahay, syempre magagalit yung kapitbahay mo. So, not against public policy. Wala kang binaviolate na batas or morality or good customs. Okay? Valid ang inyong kontrata na magiging batas between the two of you. Kapag merong hindi tumupad at pumunta sa korte, sasabihin ng judge, itong usapan ninyo, itong masusunod sa inyo, itong mismong batas ninyo. Bakit hindi nyo sinusunod? Yun ang kikilalanin ng korte, yung mismong kontrata ninyo na walang binaviolate na law, moral, good customs, public order, public policy. That is called ordinary contract. Na tayo ang mismong nagpasok ng terms and conditions. Okay? Inexistent or void yan kung ang cause, object, or purpose ay contrary. Contrary saan? Ito, yung nasa previous paragraph. Okay? Void yung kontrata ninyo kapag may binaviolate na batas or against immorality or good customs, public order, public policy. Now, let's talk about special contract. From the word itself, special na siya. Bakit? Because inviolable social institution siya, ibig sabihin, hindi kayang gibain ng kahit sino mang tao. Hindi pwedeng gibain ng sino mang institusyon. Yung marriage, yung nature niya, yung consequences niya, at yung mga insidente doon ay governed by law and not subject to stipulations. Pag sinabing not subject to stipulations, hindi na pwedeng ipasok yung ating mga terms and conditions sa marriage. Hindi na pwedeng ipasok yung paniniwala natin sa marriage. Kung ano tayo tinuruan ng magulang about the marriage, hindi na uubra. Governed by law daw. Yung law na mismo, yung family code, ang masusunod sa inyong pagsasama. Wala kayong ibang choice, kundi sumunod. Kasi
naging law na eh, hindi na subject to ating conditions or terms and conditions or stipulations. Hindi natin pwedeng ipasok kung ano yung paniniwala natin sa marriage. Hindi na rin pwedeng ipasok yung pagiging maldita natin sa marriage. Why? Because hindi nakakatulong sa pagsasama, yung pagiging maldita. Hindi na pwedeng ipasok yung pagiging mama's boy sa marriage. Why? Because hindi nakakatulong sa marriage. Gugustuhin ba ng wife mo na lagi mong hinahanap yung mami mo sa inyong pagsasama? Magugustuhan mo ba yun, Ellen? Ha, Ellen? Hindi magugustuhan pa. mo yun? Hindi. Di ba? Yung bang, you are not like my mother, di ba? Pag ginanong ka ng husband mo, di ba? Baka gusto mo sapukin, ano? I'm not your mother. Hindi na po pwede yun. Nadadali natin sa marriage yung ating mga nagpapasaya sa sarili natin na tinatawag nating bisyo. Bakit? Hindi nakakatulong sa institusyon. Yung pagiging chain smoker mo, hindi na pwede yan sa marriage. Bakit? Iiksi ang buhay mo, may iwang byuda agad ang asawa mo. Kawawa naman. Sino ba nagtagal sa mundo sa pag-chain smoker? May kilala ba kayo? Yung pagiinom mo, ganun din. Hindi na pwedeng bitbitin yan sa marriage. Bisyo yan eh. Magpapasaya din yan sa sarili mo. Terms and conditions mo yan na binibitbit mo sa marriage. Hindi, tiis ka. Nag-asawa ka ng Lasenko eh. Hindi na po pwede yun. Ha? Magtiis ka, nag-asawa ka ng sugarol eh. Hindi na po pwede yun. Ha? Spouses, soon to weds, bawal na po. Hindi po ito natuturo ng maayos sa mga nag-aasawa. Kaya wala nagba-back out. Teka muna, hindi ko kaya iwanan pa ni Garillo ko eh. Hindi muna ako mag-aasawa. Teka muna, hindi ko kaya iwanan yung pagiging sugarol ko eh. Pinamanahan ako ni tatay ng 50 manok na pansabong eh. Paano ba to? Sino mga ngalaga nito? Okay? Hindi kasi ito natuturo ng maayos. What else? The law itself governs your marriage, not your attitude, not your habits, vices, or beliefs about marriage. Yung mismong law ang mag-govern sa inyo. Ano yun? Mamaya, puntahan natin sa rights and obligations of spouses. You cannot impose your terms and conditions only in a prenuptial. Ano yung prenuptial? Ito lang yung binigay na pagkakataon sa atin ng batas na pwede tayong magdikta sa marriage. Ano yun? Yung mga ari-arian natin, yung physical properties. Alam ba, may minana ka sa magulang mo. Kumikita ang kabuhayan. Dadalhin mo ba yan sa institusyon ninyong dalawa para pagkuhanan ng needs ng marriage? Diyan ba kukunin yung bayad sa renta ninyo sa bahay? Diyan ba kukunin yung pang-ospital pag nagkasakit? Diyan ba kukunin yung medical, yung clothing, sa lahat ng pangailangan ng marriage ninyo? Diyan ba kukunin sa minana mong ari-arian? Or ikaw naman, on the other hand, meron kang 2 million or 5 million sa bangko, tapos nag-asawa ka, pwede bang pagkunan yan ng institusyon, ng mga bayaran, yung 5 million mo? Pwede ba? So pag wala kayong prenuptial agreement, pagkukunan talaga yan. Automatic, sabi ng batas, dyan manggagaling ang anumang bayarin o gastusin sa loob ng marriage ninyo. Pwedeng pagkuhanan. Pag meron ng utang sa inyo, pwedeng habulin yung ari-arian ng asawa mo. Ang utang. Mag-asawa ko eh. So, considered as, utang mo rin yun, kahit hindi mo alam. Okay? Kasi wala kayong prenuptial agreement. Unless may prenuptial agreement kayo, hindi yan magagalaw. Pagaya ni Kiko, ni Sharon, di ba, bago nagkakilala yan, mayaman na sila pareho. Okay? Hiniwalay nila yan. Yung yaman ni Sharon, hiwalay. Yung yaman ni Kiko, hiwalay. Hindi pwedeng pagkuhanan ng needs ng marriage nilang dalawa. Ano lang ang pwedeng pagkuhanan? Yung ipapasok nila sa marriage. Halimbawa, mag-o-open sila ng account. O, ito contribution ko sa marriage. O, ikaw. O, ito naman contribution ko sa marriage. So, nasa isang account lang. Doon pagkukunan yung ng mga bayaran. Renta sa bahay, mortgage, o whatever, pagkain, schooling ng mga bata, kotse, whatever. Doon kukunin sa kinontribute nilang dalawa.
Or pwedeng pagkatapos ng kasal, bumili sila ng bahay at lupa, pinaupahan nila, at yung upa ay pinagkukunan nila ng gastusin sa marriage. Meron silang prenuptial agreement na pinoproteksyonan yung pinag-ipunan nila before the wedding day. Ganon din yung kabila, may protection siya, hindi kasali yung kanyang mga minanang lupa or pera sa kanyang ninuno, hindi kasali para kunin yung need sa marriage. Merong wall. Merong wall that divides them sa kanilang mga respective assets. So, kung isa sa inyo merong in-expect na ganyan, eh pag-usapan nyo ng dalawa, paano ba to? May mamanahin ako kay Lolo na 10 million. Sasuluhin ko ba to? O magiging iyo din? O magiging akin din yan? Kasi wala tayong prenuptial agreement. Eh yung prenuptial agreement, tinecheckan yan sa marriage contract. Pag walang check, automatic, pagkukuhanan yung lahat ng meron kayo. Walang prenuptial eh. Nag-gets nyo? Intindihan nyo? Eh, ilang taong ko rin pinag-aralan to. No? Bago ko naintindihan. Ganun pala yun. Okay? The laws are to be complied unconditionally. Pag sinabi ng batas na mahalin mo asawa mo, eh, wala kang option kundi sumunod. Hindi ka pwede magbigay ng condition. Teka muna, hindi niya ako nire-respeto eh. Paano ko siya mamahalin? Hindi ka na entitled doon. Bakit? Kasi batas na eh. Okay? Kung walang question dito, time check is 4:55. I just need 30 minutes more for the rights and obligation of spouses dito sa Article 68 and 72 ng Family Code. Ika nandito. Let's have a 5-minute break. Ha? Water break or air break, 5 minutes lang. Please stay in the Zoom room, ha? Okay? I'll see you yes, in 5 minutes. Thank you, 4:56. Kita tayo 5:01. Stay in the Zoom.
Ayan. Are we all back? Let's continue. The last slides that I presented to you, you know, about the definition of marriage and your opportunity to put your terms and conditions, which is the prenuptial agreement, ayan ba, ay hindi niya option? Hindi niya ba option yan? Or you just want to have it involved in the institution by the as the source of funding, yung mga pera mo naipon as a single, yung another party din, yung mga pera niya naipon as a single, are you combining all of that to fund the institution? Or you want that secluded at kung ano yung ma-contribute mo from day one na napakasal kayo, ay doon lang magkakaroon ng funding. Okay? Ano ba yung option ninyo? Yung dadalhin niyo yung funding galing sa inyong single life? Or doon lang kayo magpopondo from day one matapos kayo ikasal? Pwede nyo na itanong sa akin yan ngayon. Kung yan ay bumabagabag sa inyong isipan. So kung wala, hindi nyo di-discuss, then let's discuss these rights and obligations process. Ito yung law that will govern the both of you. Ito yung law na nagsasabing ito yung kailangan nyo gawin, hindi yung sarili nyo kagustuhan or terms and conditions sa marriage. Pakibasa nga yung rights, Ellen. Something to which one has a just claim, such as the power or privilege to which one is justly entitled. Thank you, Ellen. Rights daw. Something na pwede natin kunin anytime we want. Kasi bigay ito bilang power or privilege na binigay sa atin bilang citizen ng estado, ng bansang Pilipinas. San galing? Sa batas. No? Rights na meron tayo na pwede nating i-claim anytime we want. Because this is the power or privilege na entitled tayo as a citizen of the Philippines. Gaya na pinangako ng konstitusyon. Because tayo ay nasa democratic country at may mga rights na nakalaan para sa atin na nandoon sa konstitusyon. Okay? Yan po yun. Now, obligation naman ay Beach, please. What is obligation? Obligation parang yung kailangan mong dapat mong gawin. Okay. Dapat mong gawin para sa relation. Yung talagang nakatalang gagawin mo. Nandoon na yun. Yan. Duty. Duty, ano? Mm-hmm. Beach na wala kang choice kundi ano? Sundin yun at gawin. Sumunod at gawin. Sundin or gawin. Nakatali yung kamay mo. Something one is bound to do. Nakatali. Wala akong choice kundi sumunod lang. Hindi ako makaporma. Hindi ako makareklamo. Okay, bitch? Ganun yun. So, alamin natin yung rights. Ang dami daw nito, no? Patawa, natatawa ako sa family ko. Binalibaligtad ko. Bakit ang daming rights? Tapos yung obligations, lima lang. Yung rights, 17. Number one. Pakibasa nga, Ellen. Right to defend the life and honor of the other. Para patanda ang asawa mo, na depensahan siya, na hindi masira ang kanyang karangalan at hindi siya mabuwis at hindi malagay sa alanganin ng kanyang buhay. Para patanda yun ang asawa mo. Kailangan mo ibigay dahil obligasyon mo yun. Nasa Revised Penal Code, Article 11. Para patanda niya, protektahan mo ang kanyang pangalan. Hindi siya malagay sa alanganin yung buhay niya, pati reputasyon. Okay? Yan po ang ibig sabihin nun. Let's go to number two. Right to cohabitation. From the word habitation, no, dwelling place, ko, dinugtong yung salitang ko because nandun dun ka dapat. Dalawa kayo. Cohabit.
karapatan ng asawa mo na siya ay makisama sa iyo sa isang habitation. Okay? Kaya hindi namin ina-advise ang maghiwalay after magpakasal eh, yung pupunta sa abroad, yung isa may iwan. Hindi advisable talaga eh. Paano masasagot ng technology yung needs? Tapos may time difference. Okay? So, ang pag-aasawa talaga, nag-i-stay together after magpirmahan ng kontrata. Hindi mag-iiwanan because of work. Isa yan sa mga failure siguro pag hindi nyo naintindihan na mayroong physical needs sa kailangan ma-supply dahil rights ito ng asawa mo. Okay? Paano ka tatawaging mister kung misis mo ay nasa malayo? Oh. Doon nga pumapasok yung mga salisigang eh, no? Lalo na pogi-pogi na mister mo, no? Pogi oh, nasa asawa niya, wala, nasa abroad. Oh, may chance umalis eh yung mga malalandi, no? Okay? Right to cohabitation. Number three, right to sexual intimacy. Ano yung sabihin nito? May karapatan siya na lambingin mo hanggang sa maging mapunta kayo sa sexual intimacy. Mauwi kayo sa sexual intercourse. Karapatan ng asawa mo yun. Pero may question na lalabas. Paano pag ayaw po ni Mrs.? Walang gana si Mrs. Pagod. Diba? May darating na question na ganoon. Kahit karapatan mo yan, hindi naman may bigay ni Mrs. Bakit? Pagod eh. Pasabihin ni Mrs., bukas na lang. O di mga ngako ka, aasahan ni Mr. yun, nangako ka eh. Eh sinabi mo uli, pagod ka uli. So, aasa uli si Mr. Maintindihan na ni Mr. yun, pero may konting galit na yun. Ha? Kaya may konting inis na yun. Pangatlong beses mong sabihin na pagod ako, wag na. Tsaka na lang. Alam nyo, pag ginawa niya 3 times sa husband, wives, scientifically speaking, ha? And statistically speaking, hindi ito opinion ko, okay? Dito nagsisimula ang infidelity. Bakit? Wala siyang mapag-releasean. Eh, mayroong need kasi na dapat masupply. Ito yung sinasabi ko kanina ang need. Ano yung need yun? Eh, scientifically speaking, the man produces sperm every 2 to 3 days pag medyo bata pa. Na-discover ng science yan. Nagpo-produce ng sperm lagi ang lalaki. Nagmamanufacture. May factory eh. Pakala i-release. Tapos na yung wet dreams. During teenager yung wet dreams. Pag nagbinata na, meron ng asawa, isa na i-release siya, pwede sa wife. Kapag hindi mo naintindihan yan, wife, your husband will look for someone to release it. Pero mahal pa rin niya, ikaw. Oh, ang dami ko na nakausap na husband na gano'n, nangaliwa. Pero ini-insist palagi, no, mahal ko asawa ko, hindi ko papalitan, mahal ko pamilya ko. O ba't ka nagtaksil? Wala lang, gusto ko lang mag-release. Oh. Pero pa isa, Germany, may Filipina nurse, kinuha yung lalaki na naiwan sa pandemic. Si Germany nurse na nasa na Pilipina, so malaki yung sahod pala doon. No? So, kinuha niya yung husband niya. Husband to be. Kinuha niya. So magkasama na sila sa Germany. Dami sila mga pinupunta ng lugar. Nakikita ko sa Facebook. Napira to ah. Hindi biglang tumawag sa akin. Anong problem? Eh natuklasan ko itong husband ko. Merong infidelity ginawa sa Pilipinas habang ako'y nandito during lockdown. Oh, ang galing mo naman, sir. Kahit lockdown, ha? Nakakadiskarte ka. Ha? So sabi ko, ba't mo ginawa yun? Gusto ko lang mag-release, sir.
Gusto lang mag-release. Yun lang ang reason mo. Yun lang. Pero mahal mo tong asawa. Mahal na mahal ko po yan. Hindi ko po yan papalitan. Okay? So, ito yung natural law violated na hindi alam ng wife na may needs pala yung lalaki. Now, minsan nagiging baliktad yung problema. Eh, paano naman, sir, kung hindi man ako pwede, hindi ako available, may menstruation ako, eh di dapat alam ng husband yun. No? Yung menstrual date ng asawa. Para di ka mag-i-expect. Diba? Yung expectation level, mababa. Yung frustration level, mababa. Eh, pero pagpagod, may solusyon pa rin. Na hindi gano'ng tinuturo. So, how about kung pagod, masakit yung katawan, kinukondisyon muna bago sakyan. Bago sakyan, ang isang sasakyan, kinukondisyon. Tama ba? Bidge? Bidge? Tama ba? Di ba? Tama po, tama. Hindi basta sakay ng sakay. Kailangan i-kondisyon. Ano yung masakit sa'yo? Saan kapagod? Di ba? I-massage mo yan. Eh, di mamaya kondisyon na yan. Pag-uusapan nyo lang magagandang bagay, huwag yung pag-usapan yung mga bayaran. Then you can have your sexual intimacy. You can get what you want. Okay? Wala yan sa family code. Ako lang nagdagdag niya because nakita ko, may solusyon naman pala eh. Bakit hindi ginagawa? Itong mga nasirang pamilya. Remember, wives, na yung rejection sa husband ay serious yan. Yung rejection sa sex. Although ang lalaki, laging ready yan. Anytime sabihan mo yan, yung lalaki, ready yan anytime. Yung babae lang ang hindi all the time ready. Kaya kailangan kondisyonin lagi ang babae. Ha, grooms? Kinukondisyon ang babae. Huwag basta sakay ng sakay at tutulugan. Kailangan din masatisfy sila. Okay? Kaya nga pag asawa, eh, tungkol na talaga sa asawa. Eh. Siya na ipasasayahin mo. Eh. Paunahin mo siya bago ikaw. No? Naging challenge din sa akin yan. Eh. Kailangan mauna muna yung wife kung matapos bago ako. Kasi pag ang lalaki natapos, tapos na, itulog na. Eh. No? O, kailangan paunahin mo na babae. Ha, Chris? Pauna mo na ang wife, ha? Pam? Bidge, ha? Unahin natin sila. Hindi isa-isa ko kayo para siguro dahil ko nakikinig kayo. Okay? Next. What else? Right to procreate. Nilagay din sa family code. Karapatan na mambuntis at makabuntis at magkaroon ng supling. Binigay yan na karapatan sa family ko. Eh, di ka pwedeng tumanggi na ayoko magkaanak, masisira ang figure ko. Nagmo-modeling ako. Grounds yan. Grounds yan for annulment. Bakit? Eh, nag-asawa ka na hindi ka pala ready mag-anak. Eh. May question pala ako dyan sa number 4. Paano kung nilagay nila dun sa special rights na ayaw nila? Ayaw niya na ano? Ayaw ng isa. Ayaw niya sa magkaanak. Oo. Paano yung kagaya nga nung nasabi ko, isang case yan sa Supreme Court, umakyat doon, na Ming Choi, no? Lee Ming Choi versus Court of Appeals, ayaw ng babae because masisira yung figure niya, eh naging grounds yun to annul the marriage. Kasi pumasok siya sa marriage nang hindi siya ready mag-anak. Dahil ang purpose talaga ng marriage, kailangan magkaanak kayo. Kaya nilagay dito, oh, right to procreate. Oh, pwedeng pagkasunduan, teka muna, may kontrata ako sa modeling for 2 years. Huwag muna akong buntisin for 2 years. Pwedeng maging ano yon, di ba? Kondisyon. Pem. Di ba? Yep. Kung merong period, dapat may period, hindi forever. Huwag mo akong buntisin for a lifetime because model ako for the whole time. Hindi obra. Hindi obra. Kasi merong isang husband na umaasa na maging tatay siya. Maramdaman niyang maging kumpleto siya. Pagkaroon ng anak. Okay? Okay po. Thank you, Pam. Number 5.
right? To jointly exercise parental authority over the children. May karapatan daw ang bawat isa na magkaroon ng authority sa pagpapalaki ng mga bata. Jointly exercise yung pagpapalaki sa mga bata. Now, the question lies, sino ang magpapalaki? Sino ang magtuturo all the time? Pareho ba? Kasi magkakaroon ng confusion kapag magkaiba ang instruction ng husband at instruction ng wife. Anong ibibigay sa mga bata? Confusion. Kasi magkaiba kayo ng instruction eh. Makukonfuse ang mga anak. Sino ba talaga dapat sundin namin? Mommy, daddy? Si mommy ba o si daddy? Now, the Bible offers us just one solution to this. The husband, being the leader, siya magbibigay ng instruction sa bahay na siyang i-enforce ng wife. Okay? So, the husband is required to be the law provider, the lawgiver, as the leader, the lawgiver. Then si wife will be the law enforcer. In the absence of the father or the husband, lumabas si daddy, nagtrabaho, naiwan si mommy sa bahay, siya ang law enforcer. O, may backup si mommy kapag ayaw sumunod yung mga bata. Pwedeng sabihin ni mommy na daddy will spank you later on. Kapag yung daddy o yung husband, walang binibigay ng law sa bahay, si mommy ang magbibigay ng law. Okay? Ano mangyayari? Pag si mommy na rin yung lawgiver at the same time, law enforcer, the children will be confused. Pwedeng hindi siya sundin or pwedeng sagut-sagutin siya. Then walang backup si mommy, walang magtatanggol sa kanya. Bakit? Walang binigay na instruction yung supposed to be lawgiver eh. Wala, kinatatakutan yung mga bata kasi takot ang mga bata sa tatay. Mas takot sila sa tatay. Mas matigas ang buto, mas matigas ang braso, pwede silang sapukin, paluin, mas masakit kesa sa nanay. Kaya pag walang lawgiver na tatay, mommy yung magbibigay ng law. Siya na rin yung law enforcer. Pag sumuway ang mga bata, wala siyang backup. Bakit? Si daddy is spoiled, ini-spoiled yung mga bata eh. Gusto gusto ni mami na mapatino yung mga bata, si daddy naman, hindi ginagawa pa na yung trabaho niya bilang lawgiver. Kaya, meron tendency yung mga bata na sagot-sagutin na nanay. Si daddy nga, hindi nag-uutos ng ganyan ni mami, ikaw pa. Di ba? Pwedeng gamitin ng mga bata yan. So, do not think na both of you ay pwede magbigay ng different instructions. No. You will just confuse the children. So only one must be the lawgiver, that is the husband, and the mother will be, the wife will be, the law enforcer. Naintindihan po? Yes po. Yan, thank you. Number five, or six pala. Right to be supported by the other. Now, pag sinabing supported, support, that this is in the form of moral, financial, emotional, physical support, and everything na pwede magpagaan ng buhay ng asawa mo. No? Any support na magbibigay sa kanya ng kagaangan sa buhay. Vice versa. Alam niyo bang before the family code, before 1988, ay civil code ang existing. Anong sabi sa civil code? Si daddy ang provider sa lahat ng kailangan ni mommy. Pero nung dumating ang family code, nung pumasok si Cory Aquino, people power, hinugot nila yung provision sa family code, sa civil code, at binago nila ang setup. Anong binago? Si wife ay magbibigay na rin ng suporta sa husband kung incapable si husband. Si wife ay pwede na rin maging provider. Yan ang binago nila sa civil code. Kaya lahat ng kinasal from 1988 onwards until now ay sakop ng batas na ito. Na both of you ay magtutulungan financially. Okay? Morally, physically, emotionally, everything. Lahat ng support na kailangan ibibigay ng bawat isa, hindi lang ng lalaki. Okay? Clear?
Yes, Nam, yeah, yung obligations naman, punta tayo. Yung rights, may karugtong pa to. Dito muna tayo sa obligations, lima lang ito. Duty to live together in one home, nasagot na yan ng right to cohabitation. Duty to observe mutual love, respect, and fidelity. May duty tayo na ibigay sa asawa natin, obligasyon kasi natin, nakataling kamay natin, wala tayong choice, na mahalin siya. Irespeto siya. At maging tapat tayo sa kanya. Yan ang sabi ng batas. Again, wala kang option, wala kang kondisyon. Hindi ito tungkol sa iyo, kundi tungkol na sa kanya. Okay? Next, duty to render mutual help and support. Ito yung sinasabi kong suporta kanina, mutual help and support. Hindi na to define isa-isa because anything na makakatulong sa isa't isa ay covered. Para gumaan ang buhay, maibsan yung paghihirap, maibsan yung kagutuman, maibsan yung paghihirap ng damdamin, no? Maging sa physical na pangangailangan, yung pagbubuhat na mabibigat, no? Maliit na bagay lang yan, pero kung sino yung capable magbuhat ng mabigat, edi siyang magbuhat, no? Maliliit na bagay na ganyan. Para gumaan din ang buhay ng isa. Okay? Number four, duty to manage the household. Pagmamanage. Pag sinabing pagmamanage, eh dahil manager lang naman tayo lahat talaga, ano man na dumating sa atin, kailangan natin i-manage. Pera, i-manage natin yung pera. Hindi pwedeng gastos ng gastos. Hindi pwedeng bili dito, bili doon. Diba? Pag hindi nyo pinagkasunduan yung isang bagay na bibilhin, big item sa bahay, pwede nyo pag-isa ng argument niya. Kasi ikaw lang nag-decide eh. So, it is also the right of your spouse na malaman ano ba yung bibilhin mo, para saan ba yan. Hindi porke pera mo yon, may right ka nang bilhin. Magre-react pa rin ng asawa mo dyan. Teka muna, kahit pera mo yan, paalam mo naman sa akin. Savings natin dapat yan eh. Meron pang rep na umaanda, bibili ka kagad ng rep. Bakit? Diba, nasaan yung pagiging manager na magtagal yung budget, magtagal yung pera, umabot pa bago dumating yung next na sahod. Diba? Hindi mauwi sa pangungutang. Hindi nga dapat nangungutang eh kung marunong tayo mag-manage ng ating budget. Okay? Number five, duty to fix the domicile. Magkalapit lang ito sa household, magkalapit lang ito sa cohabitation. Kung ano man yung diferensya sa bahay, ano man yung gusot sa loob ng tahanan, duty ng bawat isa ito. Ayusin. Okay? Duty ng bawat isa. So hanggang dyan lang yung obligations, five items. Yung rights, may karugtong. Ano yung karugtong? Right to be loved and be comforted. Wala kang say dito. Kailangan niyang i-comfort. Kailangan mo siyang i-comfort. Kailangan mo siyang mahalin all the time. Kailangan niya maramdaman secured siya sa iyo. Dahil obligasyon mo to. Kailangan mo ibigay sa kanya. Dahil rights niya ito. Okay po. Right to jointly fix the family residence. Naulit na yan. Right to manage. Right to exercise and legitimate profession. Now, itong number 10, ay naging issue ito sa isang engineer at doktor. Gusto ni doktora sa probinsya mag-practice. Si engineer na husband, gusto niya sa Manila because nandito lahat yung aking projects. Dito tayo, mag-asawa tayo. Ginawa ni doktora dahil nabasa niya na write down niya yun, kahit hindi siya magpaalam sa asawa, nag-file ng petition sa korte. So anong ginawa ni wife? Nag-desisyon mag-isa, pumunta sa korte, gumastos ng lawyer, para sabihin sa husband niya, hoy, karapatan ko ayon sa batas na mag-exercise ako ng sarili kong profesyon kahit hindi ako magpaalam sa iyo kung saan ko gusto. So dito naman pumapasok yung violation against the marriage design. Natural marriage design. Ano yung natural marriage design? Nag-asawa ka eh, iisa dapat ang desisyon ninyo. Hindi mag-decide ka mag-isa dahil sa pangangailangan ng profesyon mo.
No, it's against the natural law. But when you consult the human law, ito ang sinasabi. Na pwede ka raw mag-perform ng profession mo kahit saan, kahit di ka magpaalam. Magugustuhan ba ito ng mga husband? Sige nga, tanungin ko kayo mga husbands ngayon. O yung asawa nyo, gusto tumira sa ibang lugar because kailangan siya doon ang kanyang mga kliyente malayo sa iyo. Papayag ka ba doon, bitch? Oh, ngayon pa lang, oh. Ngayon pa lang, di ba? Walang husband papayag siya. Chris, papayag ka, Chris? Oh, talagang iiling kayo. Si Pem, papayag ka, Pem? Oh, tinan nyo? Walang husband papayag dyan. Raynan, papayag ka? Mark, payag? Hindi din. Oh, Dom, ay ka, Dom? Hindi ko nakuha yung sagot, Dom. Nakamute ka. Okay. Hindi ko narinig talaga. si Pem, sumagot na. Sino pa? Nasagot na, natanong ko na lahat. Okay. Right to exercise any legitimate profession. Now, ang supreme law na dapat natin sundin ay yung author ng marriage. Who is God? God is the supreme author of marriage. Kaya pag may nabasa kayo sa human law that opposes God's marriage design, talagang huwag nyo sundin. No? Masundin nyo yung God's law. Dahil this will give you stress. Anything na sinulat ng tao na against sa Bible ay magbibigay sa atin na stress. Okay? Tandaan niya. Number 11. Right to give and receive moderate gifts to and from each other. Alam niyo ba, nung pinag-aaralan ko yung family ko kung paano nila ginawa, sinulat, inimpisahan, diniscuss, dinibate, ang utak nila nandun sa mayayaman. No? Wala sa mga ordinaryong tao. The law is actually for intended for the rich people. Sukat ba naman i-require mo yung mag-asawa na tumanggap ng regalo sa isa't isa? Anong regalo yan? Siyempre, that's in the form of a condominium, that's in the form of a house and lot, or a car. O, bakit may utos ito sa ordinaryong tao, yung moderate gifts, yung middle class, or sa poor class of the society? Di ba? Nandun sa mayayaman yung kanilang focus when they made this law. Number 12, right to retain the ownership, possession, and administration of the exclusive separate properties. May karapatan ka daw na i-maintain ang pag-aari mo sa mga assets na sarili mo talaga, na binili mo during singleness. At pwede rin ibenta yan kahit hindi alam na asawa mo. At yan ay magbibigay ng stress uli sa inyo. Bakit? Mararamdaman ng husband, teka muna, parang na-disrespeto ako doon ah. Nasaan ako sa marriage? Ba't di mo ako kininsulta? Kahit pa sarili mo pag-aari yan, konsultahin mo ko. Di ba? This goes against the principle of the God's marriage design. Number 13, ayan oh, pwede raw i-dispose, ibenta, kahit walang consent ng asawa. Under Republic Act 10572. Oh, huwag ibigay na yung stress sa inyo yan. And 14, 15, 16, hindi ko na di-discuss dahil masakit na sa ulo. Complicated. So, I'd like to conclude. So far, no questions? No questions ba? Now, the purpose of the family before ko i-close. Responsible parenting. Sir? Yes? Sir, may guidelines ba on ano, finance? Kasi may mga principle on shared or nasa kanya yung wallet. Meron ding bagong principle na may tatlong account. May sarili ka, may shared, tsaka isang individual, dalawa, tsaka isang shared. So, I'm curious by law, ano yung principle? Hindi siya under the law. Ano siya?
Recommendation ng mga experts. Okay? Number one na recommendation ng mga experts, for example, yung sahod mo, sahod niya, pagsasamahin nyo, at lahat ng bayarin dun kukunin. Yung susobra, after paying all the bills, the mortgage, the utilities, etc., yung susobra will become your savings together as a couple. So that's one principle na tinuturo ng mga eksperto, financial expert, no? Galing sa isang financial expert. Now, your question kung tama bang magtabi ka ng sarili mong pera na hindi alam na asawa mo, is that your question? More of yung isang principle kasi is parang you agree on a certain amount that you put together, then the rest is your individual money. So, we agree on 40%. Tas yung sa inyo, account mo yon, yung shared money nyo lang, yun lang yung parang shared nyo. Yeah. Wala namang illegal na resulta yan. No? Wala kayong binaviolate na law. If that works for you, yung agreement na yan, then you can continue that or you can agree on that. Hanggat walang nagmamalfunction sa inyong, kumbaga pag hindi siya naging cause ng any stress. No? Halimbawa, diyan ako kumukuha ng pinatutulong ko sa kapatid ko, sa magulang ko. Tapos, hindi niya alam na kumukuha ka pala doon for your parents and kahit matang maganda yung intention mo, magko-complain pa rin yung asawa. Kasi hindi niya alam eh. Kahit na malinis yung intention mo eh, di ba? It goes to your family, it goes to your parents, to your siblings. Magre-reklamo pa rin kung hindi niya alam. So kung yung agreement na percentage ito, 40 lang sa akin, 60 sa'yo, kung nag-work sa inyo yan, walang magbibigay ng stress, then continue it. But the moment na na-stress na kayong dalawa, then you change your agreement. Make it 50-50. Okay? Pam? Ko ba yan? Ha, Dom? Hindi po. Sino yun? Si Dom? Yes, sir. Thank you. Oo. Basta nagbibigay ng pleasant feeling sa inyong dalawa, yung agreement, then go with it. Pero pag merong isa na hindi maganda yung feeling, then you have to address it. No? Bakit? Bakit hindi yata maganda yung feeling mo? Eh, kasi parang unfair eh, laki-laki ng sahod mo. No? Something like that. Kailangan nyo i-discuss at i-disclose. Discuss and disclose. Okay? Next is yung parenting. Lapit na ako. Ito yung purpose of the family. Kailangan daw para maging wise tayo, i-define the terms. Okay, so we will describe what is family. Hindi lang basta isang grupo ng tao na sama-sama nakatira. No. The definition and the purpose ay laging magkasama. No. The definition of the word and what the word is all about, which is the purpose, ay laging dapat inaalam natin. So, define family. It's a group of people related either by blood or by marriage dahil sa pagiging mag-asawa ninyong dalawa. Now, parugtong, ayon sa Wikipedia, it is within families that children acquire socialization for life outside the family. Ano yung sabihin nito? Dapat yung bata matutong paano makapag-socialize sa inyong dalawa. Sa inyong dalawa nila dapat matutunan ito. Bago nyo palabasin ang bahay, ang inyong mga anak, dapat alam na niya kung saan yung boundary niya. Ano ba yung boundary niya? Yung hindi siya mananakit ng bata, hindi siya mga agaw ng laruan, hindi siya mananapok. Dahil pwede rin siyang masapok, pwede rin siyang masaktan. Di ba? It provides a sense of boundaries for performing tasks in a safe environment. Kaya additionally daw, as the basic unit for meeting the basic needs of its members inside the family, it provides a sense of boundaries. Alam ng bata kung hanggang saan yung boundary niya. Hindi siya mananakit kasi tinuruan nyo. Hindi siya mga agaw ng laruan kasi tinuruan nyo. Kaya it builds a person, it provides a sense of boundaries for performing tasks in a safe environment. Nagiging safe yung kanyang environment because tinuruan nyo kung paano makipag-socialize ng tama. Then, you build a person into a functional adult. Hanggang lumalaki yan, nagiging functional adult. Natatransmits niya yung tamang kultura
At nasisiguro niya yung continuity ng pagiging mabait ng tao, continuity of humankind sa pamamagitan ng mga kaalaman na sinishare natin sa ating kapwa. Okay? Yung mabubuting gawa, mabubuting kilos, aksyon. Yan ang purpose ng family. What else? Family is to maintain, no, the purpose of the family is to maintain the well-being of its members and of society. How to maintain the well-being of its members, of your children, of your wife also, of your husband also. Make sure na natatanggap niya yung sinasabi ni Nino, Abraham Maslow, hierarchy of needs. Ito, oh. Yan ang kailangan ng inyong asawa. Kahit matanda na siya. Ano yan? Yung basic needs, psychological needs, or self-fulfillment needs. Hanggang pagtanda ng tao, nangangailangan siya ng food, water, warmth, and rest. Security and safety, intimate relationship, friends, prestige and feeling of accomplishment, achieving one's full potential. All of these ay galing sa ating needs. All of these ay napag-aralan na ng science. Kailangan yung ibigay sa isa't isa. Okay? Kaya wala na tayo excuse. Kaya ang lahat ng cause ng sira ng buhay natin ay dahil sa ignorance. Kaya if we don't know these things, talagang we will self-destroy ng ating buhay simply because of our ignorance. So, pinipresenta ko sa inyo ito ngayon, this will be your checklist para sa inyong asawa at mga anak. Okay? What else? Remember that marriage is not about you anymore? You are now both legally obligated to produce functional and godly offspring. Bakit? Because nandun sa definition ng marriage at sa definition ng family. Hindi na tungkol sa'yo. Because nagpakasawa ka na sa pagkabinata, nagpakasawa ka na sa pagkadalaga, o di tapos na, na-enjoy mo na, ito na ngayon yung obligasyon mo to produce functional and godly offspring to the society. Pakibasa nga itong nasa Malakay. Dom, please, pakibasa. As not the Lord made them one. Ah, gamba. Yeah, sige, go. Made them one. In the flesh and spirit they are his. And why one? Because he was seeking godly offspring. So guard yourself in your spirit and do not break your faith. Break faith with the wife of your mouth. Ito lang yung pinaka-reference, no? Best reference of why pinag-isa tayo ng Diyos. Hindi yan nasagot ng psychology, hindi yan nasagot ng political science, hindi yan nasagot ng mga philosopher. Pero si Albert Einstein, nasagot niya yan. Consistent with the Bible, yung sinasabi ni Albert Einstein. Mamaya, papakita ko sa inyo. Ang sinasabi din sa Malakay, verse 2 to 15, bakit niya kayo pinag-isa? Kasi pareho kayong produkto niya. Pareho kayong pag-aari niya. Pag-aari niya yung babae, pag-aari din niya yung lalaki. Then, nag-desisyon kayo mag-isa. Bakit kayo pinag-isa daw? Because he was seeking godly offspring. Imagine the world being operated by ungodly people. O dumadami na nga eh. Ang dami na na-produce na ungodly people. Kaya walang ibang ginagawa ngayon ang ibang bansa. Kundi manakop ng pag-aari ng iba. Napag-gera sa kanyang kapitbahay para sakupin uli yung kanyang lupa na sinasabi nila kanila before. Puro selfishness eh. And that is not the teachings of the Bible. Diba? Nagiging selfish na yung interest eh nagpakilala ang Diyos ng love. Bumaba siya dito, nagkatawang tao. Ito ang kailangan nyo, love for one another and you will enjoy heaven on earth. Na sa pag-produce ng anak, eh, make sure na godly offspring yung ilalabas ninyo. How to make sure of that? Be godly as parents. Kailangan maging godly parents din kayo para makaproduce kayo ng godly offspring. Okay? Now, si Einstein sabi niya, in closing, just to conclude our session today,
Sabi ni Einstein, marriage is a risk. It's a great and glorious risk, sabi niya. Bakit kaya nasabing risk ang marriage? Pwedeng umiksi o humaba ang buhay natin sa marriage. Paano? By stress. Pag in-stress ka na, in-stress ang asawa mo, nakukonsumi lagi sa iyo asawa mo. O ikaw mismo nang kukonsumi sa kanya, gigisingin yung mga natutulog na sakit na minana natin for generations backwards. Halos lahat ng doktor na nakausap ko, tinanong ko, namamana ba talaga yung sakit? Yes, for generations backwards. Kahit na wala kang bisyo, magugulat ka, bakit nagasakit ka? Because anything na pumasok sa limang senses natin, sense of sight, sense of smell, sense of hearing, pati feeling, ay dumadaan sa ating DNA, sumasama sa ating DNA. Kaya lahat ng kalokohan ng ninuno natin, daladala natin yan. Kung may mga bisyo yan, na nag-iwan sa katawan nila, sumasama yun sa DNA. Okay? Kaya tayo, na mag-aasawa ngayon, huwag tayo magpasok ng mga marurumi at masasamang bagay sa ating katawan dahil mapupunta yan sa ating mga anak four generations onwards. Four generations backwards and four generations onwards. Yan po ay proven by science. Okay? Now, here's Albert Einstein. Pakibasa nga Albert Einstein's words. Come to a close. Pwede pakibasa lang si Pam. Pam. Marriage is a risk. I think it's a great and glorious risk as long as you embark on the adventure in the same spirit. Thank you, Pam. So, Albert Einstein, no, pinakamatalinong tao sa mundo na nagsabi, risk ang marriage. Pwedeng umiksi or humaba ang buhay mo when we say risk. Pero sabi niya, I think it's a great and glorious risk. Masarap or dakila or maligayang risk. Kung, may binigay siyang kondisyon, kung if you embark on the adventure in the same spirit. Now, ito yung sinasabi kong same destination, same goal, same mithiin sa buhay. Lahat, iisang decision ninyo, same spirit. Because this is coming from the principle of one body. No? Isa yung katawan ninyo at ang isang katawan ay nangangailangan lamang ng isang espiritu. Ang isang katawan ay nangangailangan lamang ng isang pagdidesisyon. Di ba, no? Tama si Einstein. Ang galing. So, you want a stress-free life? Then decide as one couple only. Alam nyo, kahit yung sa amin mag-asawa, pag yung katulong namin, pinag-day off ko, kahit simpleng bagay lang ito, ah. Pinag-day off ko, tapos hindi ko sinabi sa wife ko, magre-react. Teka muna, may pagagawa ako dyan, bakit mo pinag-day off? Ako naman, hiyang-hiya ako. Oo nga, no? May pagagawa pala siya, sayang, hindi ko muna kinonsulta. Dinesisyon ako na kagad. Okay? So, ganyan kasimpleng bagay ay seryoso yun sa pagsasama. Kahit na simple para sa iyo. You must decide as one. Now, dito sa Harvard, ipakita na ba ng wife ko to kanina? Sa inyo? Ipakita ba niya to kanina? Sa first session? Hindi. Now, Harvard conducted an 85-year study continuously up to now. Makikita niya sa YouTube. They studied that the happiest and the health they concluded that the happiest and healthiest people on earth are those who invested in relationships. Hindi sa crypto, hindi sa real estate. Saan nag-invest? Sa relationship, sa loob ng tahanan. Yun yung mga nabuhay ng matagal, mahaba, at healthy, at pinakamasaya. Panoorin niya, medyo matagal lang pag pinlay ko kasi. It's a 12-minute video. So, happy life, happy marriage, happy family is our priority. Ito na yung decision namin. Happy life. Gusto namin ng happy life. May decision kami. Lahat ng actions, words namin ay nakatuon dyan sa pagiging happy life at sa pagiging happy marriage, pagiging happy family. Dinesisyon na namin. Kaya, decision na nyo rin if you want a happy life, if you want a happy marriage
or happy family. Yun yung decision na niya. It's a choice. Okay? So, the fate of the next generation lies to all the responsible and loving husbands and fathers and with supportive and submissive wives and mothers today. Who is the happiest human being in the picture? Pino. White po. Oh, white po, di ba? Kitang-kita, oh. Pikipag-agawin pa sa dolphin. That means a happy wife, happy life. Okay? Ang wife ninyo, husbands, dapat ganyan, ganyan lagi kaganda ang umiti sa bawat picture taking. Ha? Ganyan lagi kasaya. Dahil magre-reflect yan sa'yo as a husband. Okay? So remember that we are just managers on earth. Pinatunayan ng Diyos yan. Nung pinangalak tayo na walang hawak sa kamay, ubutubad tayo. Wala tayong pag-aari anything because managers lang tayo. Lahat ay pag-aari niya. That's why ang tawag sa kanya ay Lord. Lord in Hebrew means owner. Okay? So, pinatunayan din niya na wala kang pag-aari anything. Pag natapos ka sa mundo, hubutubad ka rin hihiga. Wala kang hawak sa kamay. Dahil ikaw ay manager lang. So, sino man ang dumating sa buhay mo, pera man yan, asawa, anak, kailangan mo i-manage ng maayos. Sabihin nyo sa isa't isa ngayon, sa pagtatapos ng ating session, my darling, kung naman yung tawagan ninyo, honey, babe, we are just managers. Pakasabi po ngayon, please, paki-open ang inyong mga audio. God, we are just managers. Okay? Thank you. I vow to manage you very well. I vow to manage our marriage very well. Let us manage well. Let us manage well this institution together for the sake of our children. The sake of our children and their children's children. Watch out for my book soon. Tamang guys, pagpili ng tamang lalaki, tamang guys, pagpili ng tamang babae. Ito ang aking book na na-release last January. Pero hindi nyo ito kailangan. Kailangan ito ng mga taong nag-promote ng mga divorce annulment. Okay? Tamang guys, sa tamang pagpapamilya, another book coming. Like and follow us, Papa Angelo, The Life Mentor, and this IDP Exclusive School for Couples. Feedback, questions, violent reactions, kailangan lagi tayo manindigan sa totoo, sa tama. Ha? Stand for truth. Any questions so far? Naintindihan po lahat? Yes po. Malinaw po? Okay. Can we have your feedback kahit 1 minute lang per couple? So I'd like to thank you for your participation. My sincere prayers for the success of your marriage. Lakpakan naman natin about isa. Hinanap niyo ako sa picture? Hinanap niyo ako dyan? Si John Lloyd. Nalito kayo, no? No. Sabi ko na nga ba eh. Nalilito kayo dyan eh. So, group photoshoot tayo after your feedback. Bigyan niyo kami ng feedback 1 minute lang. Isa natin kay Angeli and Raynan. Anong takeaway niyo sa ating session today? Okay. Ano yung nagmarka sa inyo? Ano po, very informative po siya. Lalo na po sa family planning, yung sa mga obligations po natin bilang magiging mag-asawa. Is, ano po, magandang guidelines po siya kapag nasunod po natin. And yun po, very informative and maganda po siya. Thank you, Raynan. Angeli? Mabuti po na na-remind kami at saka mas na palawak yung understanding namin sa papasukin namin na chapter na to, the marriage. Application, ha? Don't forget the application. Opo. Okay, let's hear from Bij and Pat. Kamu na. yun mga very informative din talaga yung mga information na nabigay. Take action na lang sa mga natutunan namin. And it's a good foundation po to start yung mga lessons na magandang parang ano ito yung
umpisa nyo yung knowledge. Kasi ito yung kailangan talaga. It yes. means now we're on the right direction kasi nag-start tayo sa ganito. It's good to plan ahead kesa sa bara-bara actions. Yeah. Tama. Tama. Thank you, Beach and Pat. Thank you very much. And let's hear from Chris and Ellen. Chris and Ellen. The session is very helpful po in terms of making you realize that marriage is not just about magpapakasal kayo and then you'll build a family together, but it's about working together as a team, I guess, to that you have all these rights and obligations and you should not like hindi mo iiwanan yung partner mo kasi magkasama kayo haharapin yung lahat ng pagdadaanan niyo sa buhay. Yes, tama. Chris. Yeah, so what I learned is that na yun nga, yung marriage is hindi lang siya just saying nagpakasal kayo, you're committed, but it's a lifetime commitment with your partner, na which is hindi lang sa kung ano lang yung nandun, tsaka lang ganun. So it needs a lot of efforts and understanding just to make the marriage successful. Yes, thank you. Thank you, Chris and Ellen. Now let's hear from Mark and Patricia. Insightful naman po yun po. Para may idea din sa pag ano, mag-start ng family, John, expect sa marriage. Marriage is not only a responsibility for couples para sa isa't isa, kundi para sa future offsprings din. Thank you po sa guidance. Yes, you're welcome, Mark and Patricia. Thank you. Let's hear from Dom and Hannah. Ano po, 5 to 7:30 a.m. dapat. Tsaka. Ano po, we like it kasi ano siya, science tsaka legal based. Tapos, yes, maganda yung case na gulat kami. May example. Yeah. Diba, para talagang magkaroon kayo ng critical analysis sa relationship. How to really handle them. Okay? Hannah, what can you say? And maganda na na-emphasize that we have our own rights and as well as responsibilities as being partners. And we're entering marriage to build a family and to be a good example or to para makapag para sa community din. Yes, yes. Find your purpose together. So you'll find meaning in life. Okay. Thank you. Eunice and Pev. I would agree to my couples this in ano in our session this afternoon. Aside from you know on how we will handle yung marriage or yung relationship, it's a good reminder na lifetime commitment, lifetime partnership. Tsaka remember you know, more than what we know on our ideas on how we will handle yung marriage, merong law. And may mga ngayon lang ako nakita or nabasa doon sa sinabi niyo po kanina. So, ayun, yung kung ano yung alam namin, nadagdagan pa nung law, backed up by law, tsaka mandated by law, at tsaka obligations. Good foundation for ano starting up yung gitong phase ng buhay natin. Yes, yes. Eunice? Yun nga, sabi rin ni Fem, it's a reminder na it's not all rainbows and butterflies, may mga bagay din na bring up sa sessions na magandang pag-usapan bago pa lang pumasok, mapaghandaan muna. Yes, yes. Thank you, Eunice and Pep. Now let's hear from Charlene and Justin. Start natin kay Justin. Hi po. So yun siguro isa rin na learn ko is we need to make decisions together, consult each other first before we make decisions. And na remind rin kami and ako na-inform rin ako yung mga natural law and yung legal side of the marriage. So thank you for that. Yes, thank you, Justin. Charlene.
For me, actually, very informative siya and helpful because it opened up to me yung mga things na never pa namin na-discuss, like yung how we will handle yung family next time and yung money next time. Ayun, so at least na-open up na next time, ay, na soon, papag-usapan rin namin. Very helpful siya. Yes, before your wedding day. Ha? Yes. Oo, nandun ako sa wedding day nyo, ha? Yes po. Yes, see you there. So, picture taking naman tayo. Paki-open ang video, Pem. Yan. Screenshot ko lang. Ready? 1, 2, 3. Smile! One more. Kawai. 1, 2, 3. Okay. Ah, si Pem, hindi na open video. Pem, di ka namin nakita. Yan. Okay, ready? Smile. Kawai. 1, 2, 3. All right. Thank you so much for your participation. Pasensya na at nag-extend. Ha? Thank you po. Yeah. Thank you, everyone. Enjoy the rest of the weekend. Thank you, Paul. May God bless your marriage. You're welcome. Thank you. Nice. Happy New Year, then. Happy New Year, everyone. Bye. Year. Nice.